What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Yo, what is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Napapakinggan at napapanood nyo. Naka-live premiere ngayon dito sa YouTube. Paborito nyong YouTube channel, syempre, DOUGBROCK TV. Syempre, mapapanood nyo na rin to sa Spotify. So, kung mga nasa, alam mo yon, meron kayong tambay moments, meron kayong idle moments, nagda-drive. Huwag kayong magpo-phone pag nagda-drive, pero pwede nyo itong mapanood at mapakinggan sa Spotify. So, panibagong Sunday habit na naman, panibagong storya na naman. Isa to sa mga pinakamainit na music artist lately. Ay nako, napakabago pa sa eksena pero napakarami na rin ginalawan at ginawa. Hindi ko napapahabain, ladies and gentlemen, he is a music artist. He is now one of the uprising artists sa generation at sa era na to. Ladies and gentlemen, Cyber Gangs, CKYG. Yo, what's up, gang? You know what it is, CKYG. It's Blocky Boy with a Glocky. Goes worldwide. Pow! Hey, tol, kamusta? What's up, kaya dog? Salamat. Salamat sa oras, salamat sa time. Salamat, kaya dog, sobra. Kamusta? Kamusta ka lately? Ayun, trabaho pa din. Mm-hmm. Palagi naman eh. Kailangan eh, diya. Yun. Sagad lang. Music na music. Tangina, sobrang daming unreleased sobra. Abangan nyo yun, yo. Dami namin trabaho ngayon. Marami tayong mga idols nyo na nakatrabaho natin ngayon. Hey. Yeah. At a very, very, ano no, very, parang fast yung pacing tol eh. Simula last year, January, bakbak, bonbon, parang ano eh. Bumubutas wala, eh. Walang binitawan. Like, walang pinakawalan. Walang na buwan oras, na nagdaan na walang binigay, no? Yeah. Lalo pag, pasok ng bear months last year, 2022. Sagad, sagad talaga. Siguro last year, nirelease namin ng Ghost Worldwide, ah. 100 songs. As a label? As a label. Wow. Yeah. Of how many artists is that? Siguro 15, 12. Shoutouts to Ghost, Ghost Worldwide. Shoutout kay shout Ghost. Big Ghost. Hey. Shoutouts sa buong team. Man, sobrang ano nun. Sobrang sipag at statement para sa eksena na ito kami. Mm-hmm. Di ba? Di, tsaka iba, may napakilala kami. Kumbaga, ito kami. Yeah, melodic crib. You know what it is. Naging ano, no? Distinctive. Mm-hmm. Nagkaroon ng branding. Yeah. Kumbaga, may sariling amin ba? Amin to. Bawal kayo rito. I mean, pwede kayo rito, pero hindi kagaya sa amin, alam mo yun. May iba tayong galaw eh. May belief, no? Yeah. Yun yung ano, tol. I think yun yung, that's what's important sa mga click, sa mga grupo, no? Na meron kayong isang vision at lahat yun yung pinupukol. Mm-hmm. May common understanding na ito yung gusto nating branding pagharap sa tao. Pero minsan, kasi kami, may mga natatanga rin eh. Magagagabayan mo na lang din. Oo. Bilang may mas alam ka, Di lang naman ako, kumbaga may gumagabay din sa amin talaga. Mm-hmm. Big Ghost, Kuya G, what's up? Yeah. Kaya price, siyempre. Kaya price. Importante na ano, no? Importante na you have this mga kuya, mga mentors na dinaanan din yung mga gusto mong puntahan para eksakto yung mabibigay nilang advice. Kasi magulo pag wala sila. Kasi puro bata kami sa team eh. Okay. Kumbaga kulit lang. Lalo, lately, sobrang dami namin kalokohang ginawa sa scene na kinagalit din ang karamihan pero nagsisisi naman. Yun, siguro kung wala yung mga matatanda ngayon na nakagabay sa amin, makalat ang buhay namin. Tuloy-tuloy yung balentong. Okay. Baka wala na kami ngayon sa scene. Totoo din. Maganda na alagaan lang din talaga. Shoutout sa mga kuya, no? Na talagang sobra. Nakagabay. Minsan hindi yan yung mga hindi mo naririnig, hindi mo nalalaman. Pero sila pa rin yung hindi bumibitaw. Sila yung nagga-guide kung bakit ang lakas ng eksena ngayon. May mga times nga na gagawa ka ng kalokohan ta sa kanila na masisisi. Nakakahiya na lang din eh, kumbaga. Sa sarili mo. Malaki ka na eh. Patanga-tanga ka pa rin, parang ayusin mo na. Hindi mo nadala, hindi na lang sarili mo yung dala mo eh, no? Di, tsaka pamilyado na sila eh. Ikaw naglalaro ka lang, parang bata ka lang. Okay. Ano bang alam mo, di ba? Oh. Nakakadamay ka na pala, hindi mo na alam. Pero, pasensya pa rin. Yeah. So far, gumagana naman. Yan yung maganda, maturity. Okay. Uh-oh. After ng mga, yung sinasabi mo, nabanggit mo lang mabilis is, mga pagkakamali, no? After of that,
ang realization bigla yan darating eh. Mm. Tapos balik ka na sa trabaho. Mm. Ano na ngayon yung mga ano? Ano ngayon yung mga eto, nandito tayo sa July, August, mm. 'di ba? Pa-bear months ng 2023. Puntahan lang natin mabilis. Kamusta si CKYG? Kamusta galaw ng grupo? Kamusta galaw ng Ghost? Ano yung mga pwedeng abangan ngayon? Oo. Yung mga malalapit lang na pwedeng siguro pambulaga. Basta madami kasi kaya dog hindi ko masabi pero balagbag promise. Okay. Lalo si Cram ngayon, si Realist Cram. Oo. Sagad si Cram ngayon. Mm-hmm. Si Nate, tatlo talaga kami bumabakbak ngayon. Like, galing eh, no? May kanya-kanya kayong moment. May kanya-kanya. Tapos ngayon, sabay-sabay kayong pumubutas. Sobra. Si Nate, nagla-love song na. Mm-hmm. Si Cram, gano'n na rin. Ako, gano'n na rin. Kumbaga mainstream na rin talaga yung tinitira namin eh. Mm-hmm. Bani, kasi, andun eh. Ano ba? Paano napunta doon? Eh, nakilala kayo sa... Drill, di ba? Pumasok kayo sa Xenatol as drill rappers, mm-hmm. right? Hindi, kasi ako, kaya doon. Okay. Musician na talaga, family ko, halos lahat. Okay. Mm-hmm. Musically inclined. Aha. Uh-huh. Okay. Ate ko, singer. Kuya ko, singer. Mama ko, papa ko. Halos lahat. Okay, okay. Si Nate, hindi namin alam. Si Nate din kasi, kasin kami buo. Okay, pinsan buo. Okay. Yung airpods niya at airpods ko, magkapatid. Same surname. Mm-hmm. Pareha sa apelido. Yeah. Okay. So, talagang kanta na talaga yung, may boses ako eh. Pamilya na. Pamilya na mga kumakanta. May boses ako eh. Baga magagamit ko to eh. Pero yung environment ko kasi, hindi pang ganun eh. Trenches talaga eh. Like, street shit talaga eh. Saan to? Oh, Pasay. FB Harrison, Salud. Okay. Yeah. So, hindi pang ganun yung environment ko. Hindi pang lambingan, hindi pang kantuhan. Baga, siguro kaya ako nag-drill. De, bago talaga kami mag-gumawa ng music ko, dog. Mm-hmm. Meron pa kami mga, alam mo yun, typical na kalokohan ng mga kabataan sa street lang na, alam mo yun, pumera mm-hmm. lang, wasabi lang na ganito, ganyan. Mm-hmm. Makasabay lang. Gagawin. Then, may homie ako na alam niya na nagra-rap kami ako, si Nate, si Zach. Alam niya na may talent kami. Kung baga, nakikita niya eh. Sorry, kailangan ko lang itanong. Kayo tong mga, di ba, magpinsan nga kayo. Kasama uh-huh. niyo rin si Zach. Uh-huh. Si Cram, kasama niyo na nito? Hindi pa. Okay, pero parang magkakababata. Uh-huh. Okay. Magkakakilala. So, may tropa ako na si JP. Okay. Rest in peace, JP. Okay. Na, nakikita niya na eh. Nakikita niya na sa amin na, yo, hindi kayo pang street. Like, may talent kayo eh. Guro around 2018 to. Okay, 2018. 5 years kalagitnaan ago. Kalagitnaan ng... Medyo pahupa na yung patayan ng tukhangan nun eh. Okay, tapos, okay. Tapos, kalagitnaan nun. Andun pa rin kami sa senaryong nag-uulitan pa rin. Like, street shit pa rin. Then, alam niya na eh. Kumbaga, yo, hindi kayo pang ganyan. Hindi kayo pang ganyan. Napapansin niyo na sa amin eh. Mm-hmm. Pag naririnig niya kami, inuman, mag-spit kami, ganito, ganyan. Mm-hmm. Eh, nakikita niya kami na, alam mo yun, yo, kayo yan. Siya yung unang nag-appreciate. Yeah, siya talaga. Tapos, okay. Siguro, dumaan ng mga 2 years, 2020 na, two years after, mm-hmm. 2020 na, doon parang medyo nagseseryoso na kami sa hip-hop. Pero nandun pa rin kami sa street. Okay. Andun pa rin yung gawain ng street. Mm-hmm. Andun pa rin. Then, isang araw. Ano ka nito? Hindi ka nito nag-aaral? Hindi. Okay. Hindi ako nag-aaral nito. Oh, sige, punta muna tayo doon. Isang gabi. February 6, 2020. Bago mag-lockdown to eh. Oh, March yung lockdown eh. Okay, okay. Tapos, ayun, parang may nangyari sa amin na agimbal-gimbal na pangyayari ng gabing yun. Na may mga tropang gumanap noon ng gabing yun. Then, parang yung ganap na pumutok kay Jampol dun sa homie ko na parang na-appreciate kami and shit. Pumutok sa kanya yung nangyari. Then, siguro 3 minutes after nung pangyayari, binabaan siya ng mga, ewan ko kung ano ba yung mga yun. Sindikato ba? Yung type shit. Pinatay siya ron. Like, sa harap ni Nate, tsaka ni Sa. Kaka-uwi ko lang nun eh. Nagkayayaan kami nun eh. Then, shit. Eh.
Ayun, yung after nung gabing yun, like, big, lahat kami halos eh, nag-usap-usap kami, GC, call. Yo, anong balak natin? Ganto na lang ba tayo? Mawawalan tayo na mawawalan. Kasi bago siya, marami na eh. Mm-hmm. Like, siya lang yung dikit talaga na, alam mo yun, na wala sa amin na. Yun. After nun, parang tauwang kami lahat na, ang ina, mag-focus na lang tayo sa music natin. Total, magla-lockdown naman eh. Ginawa namin, lahat kami, umalis kami sa S-Block, lumipat kami ng Cavite. For 3 years. Like, nagpahinga kami sa Cavite dahil sa nangyaring yun din. Ayun, lockdown, kalagitnaan ng lockdown, 2020, mga, andyan yung mga ano eh, rap challenge, mga mm-hmm. 24 bars, ganyan. Mm-hmm. Doon, like, doon kami nahasa talaga na, tara, ganito, gawa tayong ganito, ganyan, trip lang. Kasi nandoon nga kayo sa Cavite, yun yung ginawa niyong pagkakaabalahan dahil nga lockdown. Okay. Tsaka bukod doon kasi nga, ayun yung gusto ni Jampol na gawin namin eh. Since, mag-rap kayo. So na-realize nyo, isa sa mga realizations nyo is, ito yung na-appreciate ni Jampol, ito yung sinasabi niya sa atin, bakit di natin subukan gawin natin para sa kanya? Tsaka, kaya dog kasi, gusto niya kaming tulungan. Kasi sa amin magtotropa, may pera siya eh. Okay. May discarte talaga siya sa okay. Di man maganda, pero po may pera siya. Gusto niya kaming tulungan, pero dahil nga puro kulit lang, hindi rin namin inatupag. So ayun, nung namatay siya, parang tangina, bakbakin kaya natin to. Try kaya natin to. Total, matik naman yan pag hip-hop. About street, about ganito, about ganyan. Yun na rin naman yung life niya. Yeah, ayun naman. Ayun naman na yung life eh. Baga, pagising mo, ayun kay. Da. Wala ka ng ibang person ang kailangan pang pangatawanan. Yun na talaga yung kayo eh. Tapos yun. Nakakatuwa lang din na 2020. Nagsimula lockdown 2020, di ba? Yes. Tapos 2022, 2 years lang. Nangina. 2 years na pagkukulong lang. Ano yung background ng pagkukulong na yun? Yung anong mga ginawa niyo nung sa loob ng 2 years na yun bago kayo nakapukol ng 2022? Ay, madami rin kumbaga. Ano yung training grounds na yun kumbaga? Ano yung pwede mong i-share? Siguro kasi pag night times, okay. Pag night times no lockdown. Zero din noon yung family ko, zero din talaga. Like, oo. Alos puro sardinas na nga yun. Puro, lockdown. Sagad yun, alam ng mga nasa baba yun. Ano rin talaga, pagbibigay rin talaga ng ayuda. Mm-hmm. Malaking bagay yun para sa marami sobra, that sobra, time. Sobra, marami salamat sa mga tumulong noon din. Ayun, pag night times, mm-hmm. ayun yung trip, sulat. Okay. About sa mga past life, sa mga naranasan ko dati. Bata pa ako, maikli pa yung naranasan ko na yun eh. Pero iba kasi pag naranasan mo eh. Nang maaga? Oo. Ilan taong ka na sa streets? Siguro, paglipat na... 12. Mga 12. Masasabi ko 12. Bago ka mag-high school? Nasa... Bago ako mag-high school. Graduating ka grade pa lang? Grade 5. Old. 4. Ay, 5. Tama, 5. Kasi umalis ako ng S-Block eh. Dinala ako ng lolo. Pastor kasi yung lolo ko eh. Okay. So, may good side pa din talaga ako. Mm-hmm. Tapos yun, dinala niya ako sa maganda. Kami ng mama o papa ako na. Maayos ako. Okay. Then 2013, bumalik kami ng S-Block. Okay. Yun nga, hometown ng papa ko. Doon siya lumaki. Ganon din yung buhay niya. Gaya sa akin kung ano mga naranasan ko. Kaya doon din si Nate. Oo. Okay, kasi nga mga airpads niyo. And then? Then, ayun, pagbalik namin doon, wala, parang nagugopi kasi ako noon yung mga panahon na yun kasi pinagtitripan. Ayan si Sak. Yan, last mag-trip niyan. Ang inaayin laging kong kaaway dati si Sak. Bata kami. Kasi malakas siya man trip. Binubuli niya ako. Mawa lang ako nga ni Totoy. Oh, tapos galing ka sa lolo mo. Oh, galing ako sa mabait na side eh. Oh. Tapos yun, parang hinatak lang din nila ako na, tara, para di ka na namin bulihin. Sumali ka sa amin. Okay. Ganyan, sino gumanan sa'yo? Si Jampol, si Zach. Okay. Si Chaudry, tropa na talaga nila si Nate eh. Oo. Oh. Kahit pinsan mo si Nate, si Nate naiwan doon. Oo, naiwan si Nate doon eh. Tapos yun, sobrang daming kaganapan after nun. Hanggang sa umabot na sa... Kung ano ngayon. Mm-hmm. Pero balikan ko lang yung... Nung ganong era tol, which is yung nasa ano ka, kakarating mo lang dun,
Ano yun, tol? Parang pagkatapos ng grade school, ano na yung mga sumunod mong ginawa? Nag-high school ako. Okay. Grade 7. Okay. Sa Pasay City West High School. Pero mga 3 months lang din ako dun eh kasi napahaway kami ng tropahan. Parang wala lang. Typical na away ng estudyante lang. Parang na-threat ako na kasi tagaroon lang yung kaaway malapit sa school. Na-threat ako na ayoko na pumasok. Si baka mamaya paglabas ko may sumaksak sa amin, pumalo sa akin dyan. Hindi naman tayo magpapadyado sa ibang lugar. Eh. Pero ganun din talaga kasi ganun yun yung realidad. Eh. Pwede mangyari yun, eh, no? Mga hindi lang din tayo kahit bata pa tayo nun siyempre. Although maliman, pero kasi bukod kasi sa makulit na ako, mahirap pa yung buhay. Oh, din. Mahirap pagsabayin eh. Hindi rin ganun ka ba? Pag nagsabay yung tangina, wala ka nang makain, nagkukulit ka pa. Di naman sa walang makain, kumbaga gumagawa pa rin naman ng paraan yung magulang mo, pero kasi hindi sapat eh. Hindi ko sinasabi nagkukulang sila, pero may pagkukulang sila. Tinatry nila yung best nila, pero sa hirap talaga din ng sitwasyon na hindi rin naman nila ginusto, yun talaga eh. Airpad ko, wala, hindi na rin naman napagtapos. Hindi ah. Baga nagkulit lang din siya nung kabataan niya. Airmat ko, ganun din. So, kasama mo na kung ano yung anak mo. Baga. Pero, mahal ko sila siyempre. Mahal nila ako. Nalagaan nila ako ng sagad. Buhay ako dahil sa kanila. Kaya feeling ko rin, doon din ang gagaling yung drive mo. Ibabaguhin mo yun. No? Puputulin mo yung nangyari sa'yo. Hindi na mauulit sa magiging anak mo yun. Ganun. Hindi na. Pero hindi ako galit sa kanila, sa parents ko. Kasi nangyay na, alusog ko eh. Oh, din. Payat ako nun mga panahon na yun, pero tangin ang tibay ko, hindi ako nagkakasakit. No? Sagad. Iba yung pag-alagang street eh. Mm-mm. Street mom, street dad. Mm-hmm. Iba eh. Mm-hmm. Ano rin, no? Merong techniques yun, tol, na hindi mo makikita sa ibang parenting. Tsaka yung, kasi sa bahay namin dati, ilang family kami dun, 3. Mm-hmm. Family ko, family ni Nate, tapos family ng isa ko pang kasin. Okay. Din yung 3 kami ron, tangin ang litang bahay. Isa lang, 2 lang ang kwarto. 3 yung isa, ano pa, bodega pa. Okay. So yung iba, sa labas lang talaga. Like, sala lang, dadaanan mo. Pag papasok ka, may bisita ka, madadaanan, tulog. Talagang magulo. Din yun. Maulit din. Kaya pag nag-uusap kami ni Nate nga. Mas naiintindihan ko na yung mga lyrics yung from sagad, the trenches sagad, talaga. Totoo yun. Kasi yung personal space mo invaded eh. As a family, may ikabilang family dyan. Mm-hmm. Diba? Maliligo ka, pero may ibang naliligo. Waiting ka. Gets. Maulit. Tapos yun nga, kami ni Nate, pag nag-uusap kami about doon sa mga dating na naranasan namin. Di pa naman kami ganun ka-big ni Nate ngayon, pero alam mo yun, doon na papunta eh. Di na kami papayag na hindi pumunta ron eh. Mm-hmm. That's yun, nice. Yes. Mm-hmm. Yun, maulit lang. Tawa kami ng tawa. Attitude. Ganito lang tayo. May progress na, no? Pag-ganto-ganto lang tayo, maulit-kulit. Kaya yung mga kamag-anak ko dyan na galit sa akin dati, proud na proud sila sa akin ngayon. Si dati sobrang sagad ng... Kulit mo. Oo, talaga. Lolo ko nga kagawad. Ay, tito kong kagawad, eh. Yo, shout out sa'yo to. Tito kong kagawad, talagang di niya ako kaya, di niya kami kaya. Wala, pinitinigilan niya na lang din yung kakasaway sa amin. Naawa na lang din siya. Maulit. Okay. Punta natin ulit yung time sa Cavite. So, bumabak ba kayo, tol? Every night, kumbaga sabihin natin, nagsasanay kayo. Sulat, aral, inaaral nyo yung mga artists sa iba't ibang lugar, di ba? May mga, kumbaga research. Explore. Oh, research and development. Kumbaga, hinahanap mo pa yung sound nyo? Or alam nyo na magdi-drill kayo nito? Hindi. Yung wave nun. Kung ano yung wave nun, ayun din yung ginagawa namin. Okay. Wave nun sila, ano eh. Maingay pa. Oh. Ako, idol ko talaga sagad dati, si Astro. Oo naman. Yeah, Oo naman. Idol na idol ka dati, si Astro. Shoutout sa Rags, shoutout kay Astro. Yeah. Iba rin talaga. Yun kami, fan kami ng OFAC talaga eh. Si Nate, ako si Zach. Mga panahon nila, Shanty, Psychedelic Boys. Mga kulit-kulit. Siyempre, yung music batang nila. Batang pasaway, yeah. Yung music nila. Ginat Marijuana ng ano. Oo, din. Wildy. Okay. Maga, fuck, angas. Nang ina, gusto ko ganyan din tayo. Balagbag. Okay. Din yun, siguro, sa nagdaan na lang din, mas nahukay ko yung internationally. Oo. Siguro, nag-focus lang ako sa
local lang 1 year. Tapos after nun, puro international na yung inaral ko. Okay. May alam na ako sa international. Dati napapainggaw ko na talaga sila NBA. Young boy, 16 years old pa lang siya. Parang star na siya, 16 years old pa lang siya. Uh-huh. Napapainggaw ko na talaga sila dati pa. So mas na ano lang ako nun, na curious, bakit ganito? Nagra-rap sila pero paanta. Mm-hmm. Tapos meron mga, yung beat nila parang budots na ewan na. Parang mga curious ang kapag, kasi Pilipinas, typical na tunog dyan, boom bap trap eh. Oh, tsaka limited lang yun nga, that time. Tapos, makakarinig ka ng dug-dug-dug. Parang malalakas na 808 sa beat. Tapos, mga, meron ka rin maririnig na mga melodies. Wala na, curious lang ako, trinay ko magsulat. Din yung, ang ganda ng kinalabasan niya, na-record namin siya. Tapos yun, sunod-sunod, alam mo na hanggang, na-trap na yun? Alam ko na. Sorry, alam mo na napadrill na yun? Alam ko na yun, alam ko okay. Na drill yun. Kasi inaaral ko yung kung saan ang galing ba yung drill. Okay. Yun nga, sa Chicago. Okay. Then napunta sa UK, kinuha ng New York, Memphis, kung saan saan na, Atlanta. Mm-hmm. Iba kasi sila ng tunog din dun eh, parang dito rin sa atin eh. Then yun, aaral ko siya. Gasa na, dumating sa We Outside Drillin na unang hit ng team namin ng Olgang. Mm-hmm. Parang trip lang yung hook nun eh. Yung sulat nga ako. Laging bole, bitch mo, ole na mga. Okay to. Atas yung beat, melodic drill na hard. Mm-hmm. Tapos sabi ko, ay na. Fan ako ni TJ, ni Lil TJ talaga sa ibang bansa. Fan na fan ako nun din. Ayun talaga yung influence ng tunog ko eh. Then, after nun, Nate, pinasa ko kay Nate. Ito na yung story na ng We Out, ng Rising na ng papasok na yung Olgang. Rising na ng Olgang. And here, talagang pinepresent yung talagang dedicated. Ito pa lang, may dedication na for John Paul. Yeah. Talagang parang... JP Gang, your word. Kumbaga parang ano, Tol, ang ano nyo ng team, ang understanding nyo ng team, tama ba ako? Parang, i-rep natin to. Mm-hmm. Hindi nyo naman alam na mag-hit yun Wala talaga. Basta para to kay JP. Wala talaga, kumbaga. Wala, okay. Ang kulit lang. Oo. Broke days tapos. Pero ganap kayo to. Ginanapan niyo rin. Totoo. Okay. Balik tayo doon. Then, okay, outside drilling na. Pinasa ko kay Nate. Mm-hmm. Nakagawa ko hook eh. Nate, sulatan mo to. Malakas to. Tapos pinakinig ko sa kanya yung similar sound nung kanta na yun. Pinakinig ko sa kanya. Okay. Oh. Reference. Okay. Sige, gawin natin yan. Ginawa ni Nate. Pinasa kay Enzo. Pinasa kay FaZe sa isang namin tropa. Pang. Tapos... Ang tagal niya na-stack sa amin eh. September namin siya na-record ng 2021. Okay. Nakanta pa nga namin siya sa event ng Outside dati. Nung di pa kami sikat pare-parehas. Wala pa. Oo. Sa kulitan, batang rappers pa lang. Ganun. Mm-hmm. Nakanta pa namin siya ron. Then, September to ha, 2021. Ang tagal niya nakastack lang. Nakastack lang yung kanta na yun. Then si Direct Nima, rest in peace kay Direct Nima Gigante. Rest in peace, Direct. Individuals. Siya gumawa nun. Siya gumawa nun na parang, tropa namin siya eh. Tropa siya talaga nila Enzo. Okay. Kababata siya nila Enzo, kalugar siya nila Enzo. Eh si Enzo parang, Pasay din. Click na, hindi, makahati sila eh. Makahati. Click lang talaga kami na. Okay. Sa Twitter lang parang nagkulit na, uy, rapper ka pala, ulap tayo, ganun. Kulitan lang. Tapos, organic lang talaga. Okay. Typical ng mga bata lang, chat lang, magkakilala. Then after nun, lumipas na ng siguro 4 months, nag-iya si Direct Niman na, tara, shoot natin to, lakas na ito. Pambago. Parang sa amin, hindi data gusto. Eh yung time na yun, January 2022, mga around January 10, ganun. Mm-hmm. Shoot namin siya. Wala lang, trip lang. Talagang, bis ng onti, dugyot pa nga eh. Bis lang ng onti. Yan lang yung capacity, yun lang capabilities nyo eh. That time eh. Okay. Yan lang ang kaya natin eh. Ito na. Oo. Yun, shoot. After nun, siguro 4 days, nirelease agad. Tapos, nagulat kami kung sino-sino rapper na nagpo-post ng mga lyrics. Mm-hmm. Naramdaman kong patagos na kami nung nakita ko na yung mga idol ko na pinopost yung lyrics na yun eh. Doon pa lang sa song pa lang na to? Oo, sa We Outside to ah. Oh, We Outside, okay. Doon yun, naramdaman ko na siya na, tangina. Siguro 1 day
mayroong 50k. Malaki na yun para sa amin nun. Tsaka tol, ang bilis nun. 50k ng isang araw. Monday, 50k. And unang taya? Wala pang silang alam na kanta namin dati. Like, biglaan yan nga, unang taya. Nakatulong din siguro yung ano eh. Yung mga page dyan. Feels. Sila streets, no? Magagaling. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. Mga tropa natin. Malaking malaking bagay yung ginagawa nyo. Sa inyo. Then yun. Proper crediting lang, di ba? Yun lang naman din talaga sa lahat eh. Pero do it yan kasi malaking bagay yun. And then? Ayun. Pag-release. Magkasama kami ni Zach. Ako, si Nate, si T-Baby, yung isang homie sa S-Block na. Sa ETB kami na. Nakatira pa ako sa ETB na. Magkakasama kami. Tapos, tingin namin, night after ma-release, tangin na, siguro mga 20k na, lang gago. Tapos, kinabukasan, nagpo-post na sila, Maxi, and syempre sila yung mga nasa, sila yung nasa surface na. Nasa peak sila nun eh. Oo. And sila Gra, sila Lexus, basta sinong pumake mga up. Idols dati na, tangin na, pinupost na nila, gago, tagus tayo. Nagawa natin. Kasi yung time rin na yung kaya Dog, walang nagre-release. Walang si Ybinit lang. Okay. Si Ybinit ang masipag nun eh. Okay. Anaw na yun eh. Si Ybinit, iba rin yung sipag niya nung kasabay talaga namin nag-rise si Ybinit eh. Nauna lang siya ng onte. Doon yun. So walang nagre-release. Masyado. Tsaka ito ba yung ano? Ito ba yung panahon na ano? Correct me if I'm wrong. Medyo may Delta variant. Biglang maraming after ng Pasko at bagong taon yung buong January, ayun maraming yun. May COVID. Ayun yun. Kapanahon na. Walang naglalabas talaga. Okay. Walang naglalabas. Tama, yun. Ayun yun. Walang naglalabas. Kumbaga parang tsumamba lang din. Ewan kung tsamba ba o pinagpahalalan din talaga kami. Na. Siguro pinagpahala tayo kasi mabait din naman tayo kahit pabano eh. Pero yun nga. Gumana? Gumana siya. Okay. Then, ano yung masumunod na nangyari? May mga nag-heat up na sa amin, yan. May invite na sa gig. Una, wala akong bayad yung gig. Parang na-excite lang kami. Si AC pa, si Mysterio, pang nag-invite sa amin. Same city namin siya. Pasay din siya. Then, shout out sa A-Crown. Yeah. Mysterio. Invite niya kami. Tapos yung nagkagulo. Doon, yung mga gulo na yun, nakatulong din yan eh. Sa pag-rise namin nila. Alam, kukulit na ito. Parang panibago to. Kasi tahimik yung hip-hop eh. Di ba? Ginawang peace ng mga OGs dyan eh. Salamat sa inyo and pasensya na rin. Totoo rin. And ano nun, very peaceful. Oh, sobra. Oh, tsaka ano, mga United. Bati-bati na. Tapos pagpasok namin, biglang nagkagulo. Okay. Diba? After nun, tangina, sobrang dami na nagdi-drill. Ako ngayon, hindi ko alam gagawin ko. Eh, si Nate na yung talaga. Nauna si Nate eh. Siya yung mas nakilala talaga eh. Oo. Kumbaga sa Olgang, Nate man muna. Then, nag-usap-usap kami na, pre, no, total, si Nate nauna naman eh. Di ko rin naman masyadong mahal yung tunog na to eh. Like, ginawa ko lang din itong pantagusan eh. Okay, yun, stepping stone. Oo. So, ginawa ko yung mga ginagawa ko nung mga lockdown, yung mga nakabang ko mo. Oo. Yun, ginamit ko yung mga yun. Pumagos din. Like, uy, dangin. Hindi lang naman ako yung nauna. Si Ybinit actually nauna sa melodic talaga eh. Yes. Para sa akin ha. Yung street melodic, voice of the streets type shit. Si Ybinit talaga nauna. Pero mas, sinundan ko kasi ng, alam mo yun. Big Ape pa lang, kita Big na Ape, eh. Big Ape, yeah. Kita na sa KYB na sa Big Ape. Ito yung sound direction niya eh. And then, biglang entry ko ng ganung sound. Yan, Love Scars ata yung... Hindi. Voice from the Trenches. Yan muna. Voice from the Trenches. Pag-release ko noon, kinagat din nila. Like, uy, na parang si ganito. Parang si ganito. Ayan, kinompare na nila ako dun sa... Sa influence mo talaga. Which is sabi mo na. Okay. Mabenta rin. Sige. Sinundang ko rin. Lil TJ ba to? Ang Lil TJ. Okay. And very effective. Kasi, ano siya eh, bagay rin siya sa sound mo talaga to. Kasi may boses din ako eh. Kumakanta din talaga ako eh. Talaga eh. Musician din talaga. Kaya natin sumabay sa R&B. Marami tayong palabas na R&B dyan. Exclusive sa DOUGBROCK Radio. Ha? Alam nyo na, abangan nyo kay CKYG. Anyways, going back. Ayun. Kinuloy-tuloy ko siya. Si Ghost, nag-heat up na talaga siya sa amin noon. Hindi lang namin siya pinapansin na, bala ako dyan. Gusto namin kasi nga makukulit kayo. Mag-enjoy muna kami. Hindi ba namin siya dama na street din pala siya. Uh-oh. Parang, street din. Na-meet namin siya. Nag-record kami ng
try lang. Kumbaga. Nung una, very formal pa, parang ganun. Kaya hindi nyo muna siya inaano. Nag-try kami sa kanya. Tara, try nga sa kanya. Sa kanya si Y. Binit eh. Oo. Parang, okay naman yung tunog niya, Y. Binit eh. Ganto ganyan eh. Ba't din na, subukan? Maarte din kasi kami. Oo, lalo okay. Si Nate, sobrang okay. Arte niyan sa quality ng kanta eh. Okay, okay. Yung panahon na yun, hindi pa naman ganun kahasa si Ghost, pero may pukol na rin na naririnig na rin siya eh. Oo. Gintinry ko, gumawa na rin. Yun, tapos nadama ko siya na, uy, okay, straight din pala siya. Okay yung energy, okay yung relationship. Siyempre, kinakapa ko pa siya, siyempre. May, di ba, may trust issues. Bawat artist, ayun yung trust issues nila eh. Lalo pag producer. Okay. Tapos yun, okay, ganda pala siya. Tumagal ako dun ng, siguro, 4 months doon na minahal ko na sila. Like, 4 months pa lang yun ah. Mm-hmm. Maikling pa naman pa yun, minahal ko na sila. May natutunan na ako sa kanila. Sobrang dami na. Ayun, tinuloy-tuloy ko na. Nag-love song na ako. Lumabas na love scars? Hindi. Slime Baby muna. Okay. Basta sunod-sunod yan. Yeah. Mm-hmm. Shout out kay Slime. Hey. Yeah. Slime love all the time. Then yun. Tumagos din yung love song. Minahal din nila hanggang sa kinukumpara na ako sa mga magagaling na R&B artist dito sa Pinas. Las Castacli, ang mga idol talaga yan, sagad. Mm-hmm, mm-hmm. Anong feeling nung umanda... balikan muna natin yung trap. Trap Star Days, which is itong mga drill, mga drill sounding nyo. Sunod-sunod yung gig. Mm-hmm. Sunod-sunod yung invites. Mm-hmm. Marami kang opportunities na na-unlock. Mm-hmm. Ito yung habang papunta ka pa lang sa kung ano yung sound mo ngayon. Mm. Bago pa kay Ghost, di ba? Mm. Ano yung mga experiences doon na parang kumbaga forever mong babaunin as an artist, as a batang artist na aminin natin, Tol, kumbaga sabihin natin, ikaw sa'yo na rin ang galing 2 years nga lang na pagkukulong sa Cavite at paggawa lang ng paggawa at pag-aaral lang, nakapukol kayo eh, nakabutas kayo eh. So mabilis yun. At marami tayong kilala na mas marami ng tinanim, pero 'di ba yung result iba-iba naman yung timeline, no. Pero sa ganung kabilis na panahon, ano doon yung natutunan mo na feeling mo dadalhin mo forever as an artist? Doon sa building stage na 'yon. Yung mga maagang pagkukulit nyo, yung mga maagang mga unang gigs ninyo. Siguro ano, unang-una sa lahat, typical sinasabi na nila yun madalas eh. Humble lang. Mm-hmm. Stay humble. Ayun, una sa lahat. Kasi mayabang tayo ng mga panahon na yun. Siyempre, bahala kayo dyan. Gangsta ako, CKYG. Olgang. Mainit kami. Bakit? Tumpakin nyo. Okay, diba? Okay. Then, siyempre, yung yakapin mo yung tao. Mahalin mo yung tao. And, may pagalubilo ka sa mga artists. Huwag kang sakim. Mm-hmm. Yeah. Important yung network, eh, no? Then, look back sa mga nandyan sa'yo, no? Wala ka. Yun yung apat na lesson na natutunan mo doon na dadalhin mo forever. Okay. Balik tayo sa timeline ngayon. So, ngayon, nagumagana na to lahat. Yung mga sound na ganito, yung music na to. Sabi mo nga, na-compare ka na sa mga idol eh. Mm-hmm. Ano yung feeling naman ito? Ayun. Na gumana tong sound na gusto mo talagang gawin. Na minado kang stepping stone lang yung drill. Mm-hmm. Ito talaga yung ginagawa ko eh. Kumbaga, ito yung mahal ko eh. Oh, yeah. Then, siguro yung pinaka-crazy feeling dun, like yung naaalog ka talaga, goosebumps. Pag nakumpara ka, ako kasi pag kinukumpara ako, hindi kompetensya yung inaano ko eh. Hindi application. Yung inisip ko yung, kumbaga, match na ba kami? Parang ganun. Siguro match na kami. Hmm. Siguro may panahon, magtatrabaho kami nito. Ayun lang. Kasi nagawa ko ngang, maihalin tulad ako ng fan sa kanya eh. Makita niya pa kaya ako, makatrabaho pa kaya siya. Mm-hmm. Kaya ko to. Yeah. Motivating yun sa'yo, no? Alright. Pag nakukumpara ako, totoo, sagad. Gangsta. Ngayon talaga. Tal, ano yung, balik tayo sa, nandoon ka na sa Ghost. Ano yung mga ano naman dyan? Mga moments na nagiging ambag sa growth mo? Yung doon mo natututunan sa click na yun. Kasi ang laki ng miniature mo, Tol. Ang laki ng miniature mo nung nag-change ka ng sound eh. Number one doon siguro yung... Kasi pag may gulo, talagang ginigising kami ni Goosey. Mm-hmm.
ano ba kayo? Like, ano ka ba? Duling ka ba? Parang basta strict na salita na binabato niya sa tenga mo direkta. Hindi mo nakikita yung potential mo. Oo, ano ka ba? Pahalaga mo yung sarili mo. Magpaka-artist ka. Huwag kang squatting. Galing ka dyan eh. Alisan mo yan, kumbaga. Ayaw mo nga dyan eh. Ayaw mo nga dyan eh. Alright. Siya rin, marami. Marami akong natutunan. Marami akong minahal na salita ni Ghost. Ni Kuya Price, syempre. Madami gumagabay kasi sa akin eh. Joma rin, dami rin kasi talagang baon niyan eh. Ang tagal niya eh. Oo. Then ayun nga, madami akong minahal na salita galing kay Ghost. Hindi ko masabi, pero sobrang dami. Kaya, sige. Example na lang ng ano. No. Example na lang ng pag-give back ko sa pamilya ko, sa mama ko. Ayun, kasi nung mga una, hindi ko pa nakikita yun. Ano ko ba yun? Parang sabi niya, naayaan mo yung pamilya mo. Mm-hmm. Hindi pwedeng ikaw paid tapos sila hungry, no? Yun. Oh, galing din. Saan niya mo nakuha yun? Yeah, si Ghost kasi parang ano rin siya eh. Big man din siya ng family niya. Okay, okay. So, gusto ko maging ganun. Oh, big then. Man din ako ng family ko. Mag ako yung parang breadwinner nila pero akuin ko talaga pag kaya. Mm-hmm. Gusto ko ganun. Ibang responsibility yun pero ang sarap din nun kung nagagawa mo yun. Mm-hmm. Okay. May mga kapatid kasi ako, may mga pamilya na sila so di ko sila masisisi. Siyempre, yun na yung focus nila, tol. So ako, wala eh. Lifestyle pa lang eh. Mm-hmm. So, hanggat maaari, tumutulong ako talaga. Hanggat kaya. Nice. Ayun na, yun yung pinaka-minahal kong salita ni Ghost. Family first. Ilan taong ka ngayon? 20. Wow, sobrang bata mo pa. Yeah. At 20, tol. Ganyan yung mindset, no? Yeah. Okay, marami pa tayong pagkikwentuhan. Marami pa akong gustong itanong. Babalik tayo, magbe-break lang mabilis. Ito pa ang paborito niyong podcast, yes, DOUGBROCK Radio. What is up, Cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa DOUGBROCK Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng DOUGBROCK TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mong mapanood. So, paano? Balik na tayo sa podcast. Yo, Cyberspace! DOUGBROCK here. Kasama natin si CKYG. Yeah, we back. Yeah, dito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. So, tol, at 20, sobrang aga mo rin talaga sa scene. At ang dami mo nang nagawa at na-accomplish at the age of 20. Yeah. Masabi rin, kaya ako nasabi kanina na ang laki ng maturity sa sound. Mm-hmm. May mga issues kang balagbagan din talaga, pero nag-man up ka. Mm-hmm. Alam mo yon. And maganda rin na nakikita rin, naging example din siya sa marami na, oy, ito pala yung tamang dapat gawin at ito pala yung hindi dapat gawin. Mm-hmm. Pero, ano yung mga masishare mo nung kabataan mo na masasabi mong yun yung naghulma sa'yo bilang ikaw? Siguro yung ano, yung gutom. Mm-hmm. Gutom sagad kasi, lalo yung mga 2017, 16, mm-hmm. 14 ata ako nun, 13 to 15, ganun. Talagang walang-wala eh. Papa ko nagda-tricycle nun. Mama ko housewife lang. Hindi ganun kalakas yung kitaan. Pero pinipilit nila. May kuya ako noon na siya yung tumutulong sa amin. Kaso nga lang, nagkapamilya rin siya. Mm-hmm. Then yun, medyo napabayaan din talaga ako eh. Di naman sagad napabaya, pero napabayaan din nila talaga. Aminado sila ron. Mahal ko sila, pero di ko naman sila sinisisi. Mm-hmm. Kasi ayun yung system ko eh. Ayun yung ganun talaga yung sistema ng mundo eh. Tsaka yun yung realidad mo that time eh. Doon ako nilagay ng Diyos eh. Kumbaga nasa akin na lang kung paano ko aalisan yun. Diba? Wow. Then ayun nga, nulma ako ng gutom. Mm-hmm. Siyempre yung mga tropa natin dyan na makulit din na may marami kasi akong tropa na sobrang kulit as out of nowhere parang magbabago bigla. Tangin ng to, kulit to. Nakulong lang oh. Nayutom lang oh. Narak lang oh. Na juvie lang oh. Tangin na. Magbabago bigla. Tapos ikaw parang ganun ka pa rin. Mm-hmm. Sila may direction na ikaw, wala pa rin. Ayun. Parang ginising ako nun eh. Ano ka ba? Patulog-tulog ka. Tropa mo, may pera na.
in a good way, yo. Ikaw nandiyan ka pa rin sa bad way. Mm-hmm. Tsaka nung mga panahon kasi na yung kayo, dog, ano lang eh, kontento na ako eh. Ayun yung mali. Huwag ka makontento. Wala kang ambition dati. Kontento ako sa kung, sabi nga nila, di ba, katwiran yun ng mga Pilipino eh. Pantanga yung katwiran na yun, totoo. Ano to? Makontento ka sa kung ano meron ka. Hindi, huwag kang makontento. Alisan mo yan. Tangin na, lalo pag nasa baba ka. Huwag kang makontento dyan. Alisan mo yan, pre. Mahirap dyan. May mga tropa ako na nandiyan pa rin, pero, yeah, asahan nyo, babalik tayo sa inyo. Babakbak lang tayo. Yeah. At galingan nyo rin. Alisan nyo rin yan. Para mas mabilis, di ba? Tulungan nyo rin sarili nyo. Yeah. Ayun. Sa simpleng pamilya, sa simpleng buhay noon, sobrang dami kong natutunan talaga eh. Doon ako na-build ko yung sarili ko ron eh. Na paano umalis dito, paano umalis sa ganito, paano umalis sa ganyan. Kaya yung nangyari kay John Paul, feel ko parang sacrifice niya yun eh. Na ito end up niyo pag ganyan pa rin kayo. Pag di kayo umalis dyan, ganito end up niyo, mamamatay din kayo. So, ayun na lang din yung pumasok sa utak ko na simula na nangyari sa kanya yun. Tangin ha. Kung ano yung kinamatay niya, ayun yung ginagawa ko ngayon eh. So, saan ako pupunta? Pag tinuloy ko ba ito? Diba? Yun. Ayun, tangin na. Ginising ako ng nangyari na yun, ng gabi na yun. Kasi yung nangyari yun, kaya dog, ano yun, parang patahimik na talaga kami. Mm. Balak na talaga namin magsibait. Focus sa si music. Si John Paul, mainit na siya nun eh. Binabantayan na siya nun ng hindi namin alam kung sino. Eh. Tapos, ayun, parang, tara, alis tayo rito. Punta tayo sa ganito. Stay muna tayo ng ganito. Lilo muna tayo. Kasi mainit tayo eh. Kasi may mga ginagawa nga kami na hindi maganda talaga. No? Nakaputok-putok din naman talaga. Mm-hmm. Then yun. Pabago na talaga kami noon. Tapos, kumbaga parang trip lang na ganap na nang hold up yung ibang tropa. Tapos parang, ewan ko kung ayun ba yung nagpapatay sa kanila eh. Nagpapatay kay John Paul o hindi eh. Pero sa kanya lang bumalik yung asunto. Oo, parang oo. Okay. Kasi mga Chinese yun eh. Mga in-hold up nila mga Chinese. And nakuha nila doon. Guns, cash, drugs. Kung ano-ano nakuha nila ron din. Sabi ko, tangin na yung Chinese na typical may ganyan. Tangin na sindikato yan. Diba? Mm-hmm. So yun, ayun yung isa sa naging hint namin na baka ayun yung dahilan kung bakit nawala si John Paul. Kasi nga lahat kami, ganun yung ginagawa eh. So ito rin, end up namin kung ano nangyari kay John Paul. So, siguro pinili na lang din namin talaga na umalis doon. Ha. Anything na illegal, anything na ano, wag niyong gawin. Kasi mas maayos yung kasi hindi. Bago siya, kasi bago mamatay si John Paul, ang dami na eh. Kay Bangka, kay Gil Josh. Si Gil Josh actually, hindi ko alam kung patay siya ngayon eh. Yo, bro, sana okay ka lang. Nung around 2021, nauso yung dukutan, puting van, sa Pasay. Kasama yung ibang tropa doon. Siguro mga 8 tropa na nadamay doon. Nudukot sila ron. Di ako naniniwala na ano yun eh, benta-benta lang ang loob. Hindi eh, may ano yun eh. May pinakadahilan yun eh. Basta kami na lang nakakaalam kung ano yung dahilan noon din. Ayun, bago yon si Bangka naman, kapatid naman ni Gil Josh, namatay bago siya maduot. Parang ang dami nangyari. Tapos yung pinaka nangyari kay John Paul, ayun talaga yung pinaka gumising sa amin lahat eh. Okay. Una sa lahat, tangay na, kadikit ko to eh. Damay ako rito kung sakali. Baka nga next na ako eh. Diba? Baka next na kami, next na si ganito. Mm-hmm. Pinili na lang din namin na umalis din talaga ron. Okay. That's very nice na kumbaga nakita niyo yung light dun sa situation. Mm-hmm. At saka naging improvement siya ng life niyo. Mm-hmm. And yun nga, balik tayo sa music. Ngayon na you're doing good, andyan yung gigs, andyan yung invites, mm-hmm. maya. And nakita natin, Tol, talaga na parang
very effective siya. Fan base is growing. Mm-hmm. Every time na yung mga tao sa TikTok, lagi napapakinggan yung song mo, na-entertain sila, gumagawa sila ng content out of it. Ano yung motivation mo ngayon? Bukod dun, bukod sa lahat ng gumising sa'yo at mga taong nawala na importante sa'yo. Ngayon na nangyayari to, paano mo siya dinadala? Paano ka namomotivate pa? Ano yung motivation mo para hindi huminto? Siguro feel ko pag namomroblema pa ako, hindi pa yun yun. Okay. Pinoproblema ko pa yung bills. Major. Nasasaktan pa ako konti. So hindi pa to yun. Work pa? Work pa. Pag hindi na ako yung nagbibilang ng pera ko, ibang tao na. Naririnig ko si price tag sa'yo. Yeah. Shout out si Joe Marie. Ganyan yan eh. ayun, siguro. Ang galing nun, tol. Siyempre yung tulong ni Slime sa akin, iba eh. Partner ko eh. Iba yung meron kang queen talaga na... Totoo yun. Tanaw lahat ng di mo kita. Hindi mo kaya mag-isa. Ang ina. Mahirap din. Pag nagawa mo yun, sige, idol kita. Yeah. Shout out kay Wabob. Yeah. Shoutouts. Diba, totoo rin, tol. Okay, so sila talaga yung... Sila yung pang-balance eh. Meron kang thought, general idea na hanggat iniinda ko pa yung bills, iniinda ko pa yung may pinoproblema pa ako. Wala pa. Hindi pa yun. Work pa. Kailangan pa. So yun yung motivation. Sipa pa. Oo, no? Galaw! Tsaka pag yung parang kumakamot ka pa pag may humihirit sa'yo. Man! Pag gumaganong ka pa, hindi pa yun yun. Hindi pa. Pag ginanong mo na, ayun na yun. Like, sige, yun o. Oo din. Kaya, ayun. Sarap nun, pag, di ba? Mangyayari yun, tol. No? Music hindi, money. Hindi ako papayag na hindi. Music money, no? Hindi ako papayag na hindi mangyayari yun. Tol, gano'ng ka-importante na ano? Gano'ng ka-importante na yung mga kasabay mo na nagsimula nung ginagawa to kasama mo pa rin? Ano ulit kayo doon? Gano'ng ka-importante na yung kasabay? Ka-importante. Okay. Oo. Kasi kasabay mo sila. Tapos, di ba? Lalo si Nate. Si Nate, si Zach. Si Baby Blood. Si Baby Blood rising din yun. Yung batang yun. Kapatid ni Nate yun eh. Umiinip din, yep. Then, wala. Ang saya lang. Ang saya sobra. Kasi, tangina, nagsimula kami sa tunog tao lang. Ganun lang. Tapos, video-video lang na nagra-rapo po sa FB. Tapos ngayon, magkakasabay kami. Minsan nagkakatingin na kami pag kumakanta kami sa stage. Big stage, sa ang daming tao. Yan, sumasabay lahat. Tangina, nagkakatingin na kami. Parang may connection na, tangina, lupit natin, nagawa natin to. Wow. Lalo kami ni Nate pag nag-uusap kami. Gago yun, di na biro. Yung mga dating... Si Price, tangina, sobrang dating idol namin si Price dati. Si Price tag... Siyempre, street din siya eh. Nakita namin sa kanya eh. Santa Mesa. Oo. Sayang lang, hindi namin nabutan si OGKB. Hindi man lang kami nabigyan ng pag-aatong mamit niya. Pero, rest in peace, kuya. Pero mahal tayo ng mga tropa ni OGKB. Oh, East Side, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa gabay. Then, ayun nga, tangina, idol na idol kasi namin si Caprice dati. Tapos ngayon, punta kayo apartment ko. Ganto ganyan. Pag minsan, pumupunta si Kuya Price sa bahay, magyaya mag PS5. Kasi may PlayStation ako doon na libangan ko lang. Pustahan kami ron, kami nila Zach, nila Kuya Price. Parang wala. NBA, lang NBA. Diba? Pag iniisip ko, tangina. Idol ko to eh. Ngayon, tangina. Ka-PlayStation ko na. Alam ko na. Alos gabi-gabi nga eh. Kagabi lang hindi eh. Kagabi lang hindi kasi pinagandaan ko to eh. Matutulog ako eh. Yeah. Salamat. Hindi, rin talaga, tol. Kahit si Price, alam niya rin yun. Yung mga idol niya rin dati, kaibigan niya na ngayon, kanegosyo niya na ngayon. Yeah. Just because, hard work din. Yeah. And yun nga tol eh, parang importante, nakikita ako sa'yo kung ano yung mentality mo, kung ano ka ngayon, kahit despite na, syempre lahat nga tayo nagkakamali, di ba? May nagtatama sa'yo kagad eh. So, nakikita ko na yung circle na nakapalibot sa'yo ngayon, talagang guided ka. Totoo. Sobra. And that's very nice. Sobra. Tsaka pag street sa street kasi ramdam mo pag ginagago ka o hindi. Oo din. Alam mo pag totoo yung pakay sa'yo o hindi. Amoy mo din eh. So, si Kuya Price, sobrang dami ko rin natutunan sa kanya eh. Bod kay Ghost. Kay Kuya Price, sobrang dami ko rin natutunan sa kanya. Pinaka na tumataksan na
sinabi niya sa akin na pahalagahan mo, like, pahalagahan mo sila, ghost, ganito, ganyan. Kasi wala ka dyan kung wala sila. Totoo naman din na tangin na kailangan yun eh. Mm-hmm. Appreciation. Appreciation, yeah. Mm-hmm. Basta sobrang dami. Hindi ko na nga alam kung paano sabihin yung iba eh. Basta alam ko sa utak ko kung ano yun. Uh-oh. Yung meaning niya ron. Pero hindi ko alam paano niya i-dini-deliver. Sa dini-deliver din nila yun eksakto para sa sa'yo. Diba? Hindi yun pang lahat. Yeah, yeah. Diba? Iba-iba rin. Iba rin yung dala ni Kapray sa amin. Okay, CKYG. Gusto ko itanong, bakit CKYG? CK. Ano kasi yun eh? Hindi yun Crip Killa. Kasi comment nila Crip Killa daw eh. Pero ang real name ko talaga is Clark Kent Superman. Okay. Okay. Kasi si Papa, fan siya ni Superman. 2002 ata nila. Bunso ka ba? 2003. Nilabas yung Man of Steel na... Ewan ko kung... Na movie? Oo. Tapos birth month ko ata yun. Oo. Tapos yun. Pinangalan ka kay Superman. Oo. Clark Kent. Yun yung CK. Yeah, CK. Bunso ka ba? Bunsong lalaki, may okay. Babae. May mas bata. Okay. Mm. So, sa'yo pinangalan to. And then, ano yung YG? Yung YG is, idol ko rin kasi si Gana eh. Okay. Kasi snitch na siya eh. Yeah. Eh, in-snitch niya si Ang Tag eh. So, di na siya idol. So, yun. Idol ko si Gana. Big Gana siya eh. Siya yung Gana eh. So, yung Gana. CKYG. CK yung Gana. Okay, okay. Young Goat din. Inaano ko rin siya sa Young Goat. Marami akong pangalan na eh. Ginagawa is Blacky Boy with a Glocky, CKYG Ang Gana, Big Slime YG. Pero yung pinaka ano talaga si CKYG. Yan talaga yun. Mas kilala rin ako Big Slime. Yan, kilala rin ako sa Big Slime. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano to? Kahit sa street, sa hood, Big Slime. Pero tawag talaga sa akin sa street, Ken-Ken. Yeah. Ken-Ken! Babalikan pa rin sa Ken-Ken, no? Kasi Clark Kent. Mm, pero ngayon CK na, nire-respect naman nila kahit pa paano. Yung Ken-Ken sa tingay, parang, Ken-Ken, bilhin mo kayo si, parang ganun lang. Pag pinakinggan mo yung Ken-Ken, eh. Ang baduy. Pero part mo yun. In-outgrow mo lang. In-outgrow mo lang, no? Ayun lang, my dog. Tol, wala ka masyadong ano, wala ka masyadong... makikwento about sa school kasi nga after nga ng grade school pagpunta mo ng junior high school is out na away na agad eh na. Oh, pero more of ano tol paano naman yung process ng eto na yung sa mga naging ano mo naging eto itong rap career mo tol paano as a rapper ano yung everyday mo paano gumagana yung araw ni CKYG kwento mo nga tol. Mga kasi, routine mo, mga routine. Nang ina ako, hindi na ako gumigising ng... Hindi ko na nakabutan yung araw eh. Okay. Tulog ako may araw. Okay. Gising ko gabi. Kasi gabi gumagana yung... Gabi gumagana yung utak. Ewan ko, pero sana mabago ko pa. Nababago ko naman minsan, pero nang inang yan, isang linggo, balik ulit. Okay. Tapos yun, ang buhay ni CKYG pag-gising niya. Maghanap ng pagkain, siyempre. Mm-hmm. Gutom ka sa tulog mo eh. Okay. Kain ka, magluluto. Si Slime, yan, ganyan. Uh-huh. Kasi sabay rin kami natutulog, sabay kami ng gising. Papakain ng aso, ganyan. Ilamos. So, typical na ginagawa ng tao. Tapos minsan, alas din ako lumalabas ng bahay. Kasi pag magre-record ako, may laptop ako, may mic ako, may sila ako, mag-demo lang. Mm-hmm. Kumbaga pang ano lang, drafts ko lang, freestyle. Mm. Tapos pag natapos ko siya, record ko siya, ay goes. Okay, so buo na yung kanta, tapos ire-record mo doon. Mabilis na yung oras mo, hindi ka na doon mag-ano. Hindi na ako lumalabas eh. Hindi, alos wala na. Pag may lakad na lang. Pag may gig? Yan, gig, meetings. Ibig sabihin, nagawa mo ng efficient yung life mo. Lahat ng kailangan mo as an artist, nasa bahay na. Nandun na. Gagawin mo na lang siya pag ire-record mo final. So lahat ng demo mo, binubuo mo na siya sa bahay. May interface na doon. Doon na lang. Oh, shit. Ganun na lang. Paano mo natutunan yan? Si Ghost. Sinabi ni Ghost, no? Oo, tinuruan niya ako. Ganit. Nilagay niya ng plugins yung... Marunong ako mag-track eh. Kasi pinapanood ko siya pag nire-record ako eh. Tapos yun, natuto ako. Yeah, gusto ko pag ano, freestyle na lang ako. Kasi pag sa studio pa, ang dami namin eh. Oh, then. Sagasaan ng oras, tapos... Pinaka-oras ko doon, madaling araw eh. Kasi ako lang eh. Mm-hmm. Pero tangina, pag nag-record ako, nire-respect nila. Mababait yung mga tropa natin doon. Then yun nga, parang ayoko ng ganun, tangina, sagasaan sa oras. Nagmamadali ka kasi may susunod. Tapos may mag-record ka.
may nagre-record pa, gusto mo na mag-record, yung iniisip mo ba? Kasi ako hindi na ako susulat kayo ito, Gie. Okay. React na ako eh. Baga, siguro 30 minutes nga kaya kung may kanta na ako eh. Mga collabs ko, ganun na lang ginawa ko eh. Freestyle. Tapos, sabi ko, nagagawa ko naman ng freestyle. So, ba't di na lang ako magano sa bahay? Ang galing ng 2 years mo, no? Ganun katiba yung rapper na binuo, no? Totoo. Sagad din talaga yun, no? Totoo, sagad yun. So, ganun ka na ngayon? Ganun mo na? Ayun na lang talaga. Doon na tumatakbo yung buhay ko ngayon. May napanood ako nag-surface nung nakaraan lang si Lil Wayne. Tinanong siya kung paano daw siya mag-record. Ganun din siya eh. Oo, tapos sinabi niya, paano yung lyrics mo kapag kailangan mo ipasa sa ano, sa di album mo? Sabi niya may taong nagsusulat ng lyrics ko para sa akin. Tapos meron din ako napanood sa kanya na inano sa kanya na nag-i-interview sa kanya yung lyrics niya. Tapos ang hard. Nagulat siya. Sabi niya, ako yung nagsabi niyan. Lyrics ko yan. Oo, di ba? Nagulat din ganun siya sa lyrics niya. Aware, no? Tangina, biro mo lahat ng album niya mula Carter 1 hanggang dulo. Ina freestyle lahat. Wala man lang siyang kabisado ni isa. Ganun kalupit si Lil Wayne. Yun yung, di ba? Kaya yung sinasabi sa akin ni Ghost na 100 tracks. Ngayon yung tinatrabaho ngayon yan. Siguro meron na ako yung mga 56 to 46 ganun na kanta. Mm-hmm. Kasi sabi niya sa akin, pag may 100 tracks ka na, pag may deal na lumapit sa'yo, pwede mong ayun yung ibitang mo, ganito, ganyan. Mm-hmm. Pagka, o kaya, pag gusto mo magpahinga, may mga nakalatag ka na dyan. Mm-hmm. Siyempre, rapper ka, hindi naman pwedeng pagod lang ng pagod palagi, di ba? Mm-hmm. So, pag may 100 tracks ka, advantage mo yun, may rest time ka ron. Mm-hmm. Gusto mo mag-release, mm-hmm, o meron ka dyan eh. Kaya ng 10 album, sa, no? sa 100 tracks na yun, tangina, 5 ron, o baka 20 pang pumutok doon eh, di ba? Mag-hit doon eh. Oo. Alos naman ng kanta ko, kampante ako eh. Oo. Mm. That's nice. Mm. Ganda mindset nun. Advance ka, no? Si Ghost ang nag-ano sa akin nun. Tapos bunutin mo, kung hindi napapanahon yung tunog, tweak natin ng konti. Iba, di ba? Diba? Adjust na lang. Di, pero para sa akin naman, kampante ako sa tunog ko na hindi siya, lalo ngayon, yung tinitira ko ang tunog ngayon ko, dog, pang lifetime talaga siya. Timeless siya. Tapos, pwede siyang pumutok after 10 years, mga ganun, alam mo, mga jopa eh. Alam niya, limbawa na lang ng jopa eh, di ba? Pumuputok pa rin siya, ang tagal niyan eh. Mm-hmm. Din na yun. Ganun, kampante ako na kaya ko yun eh. Kasi yung mga kanta ko, hindi naman puro ano lang eh. Pang gagago lang eh. Oh, may soul eh. Nice. Mm-hmm. Paano mo natutunan na dapat mayroong kaluluwa, may soul yung song mo? Pinasuan yun. Pag wala kasi, ikaw rin mararamdaman mo sa sarili mo pag wala ka sa wisyo gumawa ng kanta, hindi mo magagawa ng tama yung kanta eh. Tsaka hindi, papaliko-liko ko eh. Hindi tulad pag dinama mo yung kanta. Like, matatapos mo siya ng gusto mo. Gusto mong tunog. Gusto mo yung lyrics, gusto mo yung tunog, gusto mo yung melodies, gusto mo lahat. Pag may soul, matatapos mo siya ng, sa gusto mong paraan. Pero pag wala, kaya madalas pag bago ako gumawa ng kanta or mag-freestyle, manonood ako ng movie. Mm-hmm. Kailangan may baong ka emosyon. Yeah. Halimbawa, ano bang movie to? Basta mga inspirational movies, okay, sa Netflix. Okay. Mga ganyan, mga... Basta nakalimutan ko yung mga title eh. Basta, mm-hmm, ayan, mga ganun. Basta may baong kang story ah. Mm-hmm. Tapos, tsaka ka magre-record. Oo. Depende sa mood ng movie kung ano yung magagawa ng kanta. Okay. Ayun. Pero madalas si romance yung pinapanood kayo, romantic shit eh. Oh. Para, siyempre gusto kong love song eh. Oh, then. Tapos may kasama pa ang babae sa bahay, parang lambingan shit. Okay. Pag gumagawa ka ba bago mo siya, sabi mo nga freestyle, no? Pero paano, after mo siya i-record, tinatrack, doon mo na lang sinusulat? Hindi. Siguro kakabisaduhin ko siya. Okay. Halos lahat, wala na akong punta ka sa phone ko, sa notebooks, wala akong makikitang sa utak ka na susulat? Sa utak na talaga. Sa utak na. Lalakas talaga ng mga ganun. Pero minsan, pag nakakaisip ako ng lyrics na, uy, gago hard yun ah. Sulat ko to. Masusundan ko na lang siya. Para lang hindi mo malimutan. Oo, sana papagawa ko ng beat sa producer ko ng ganito, ito, ganito yung gusto kong emosyon dyan ah. Ganun na lang ako gumagana ngayon. Swerte mo. Kasi di lahat ng artist ganyan eh. Yung ang bilis mong mahanap nung drive. Mm. Kumbaga, masasabi mo ba kaya mo na siya i-on and off? Parang,
kaya ko mag-record ngayon, ito, kukuha ko ng... Or hindi, may mga days din talaga na wala ka sa ano. Wala. May mental block ganun. Tangina, lalo pag... Pag uminom ako kagabi, tapos gusto ko mag-record ngayon, hindi ko magagawa eh. Oh. Basta hindi. May hangover. Oo, hindi lang eh. Basta iba yung energy. Basta para sa akin kasi yung utak ko gumagana siya pag fully rest siya eh. Okay, tama rin. Gumagana siya eh. Pero pag bitin-bitin siya sa tulog, pahinga, wala, nakainom kahapon. Meron nung nagagawa pero hindi ko gusto. Okay. 100 tracks ko, siguro 30 rin yung hindi ko gusto. Pero... Kanta pa rin yun. Hindi lahat ng gusto mo. Assure na mag-hit at hindi lahat ng hindi mo gusto. Hindi mag-hit. Ang dami kong hits na, tara, ano tayo, shit tayo. Gawin mo lyric video to, release ko lang. Alos lahat ng pinira ko sa music galing sa bitaw lang. Biglaan lang talaga. Talagang nilagyan mo lang ng puso. Mm-hmm. Okay. Very, very ganun nice. Ganun lang. Gumagana talaga ako. So, ang paano si CKYG gagawa ng kanta? Halimbawa, bigay ka ng isang kanta mo, tapos paano yung process nung nabuo mo siya? Ito na lang, yung pinaka, yung naging meme ko na kanta. Para siya, hindi siya meme. Okay lang, sabihin niyo meme siya. Pinira ko yan eh. Tangina, kung alam niyo lang magkano pinira ko dyan, tangina niyo ba? Dinayin niya. Yung love melody, yung love skies, taot na masugatan. Ayun, dalawa kami ni Ghost, parang pauwi na si Ghost noon eh. Okay. Pauwi na siya noon eh. Tapos may nasulat akong hook na English nga. I can get you, my mind. Parang nagustuhan ko siya yung flow niya. Yung beat noon, YouTube pa yun. Okay. YouTube pa yun. Reference lang talaga. Reference lang talaga. Tapos, na-record ko siya. Sabi ko, Ghost. Uuwi na si Ghost noon eh. Nakatambay kami sa studio. Ako, si Kram, si Zach. Tsaka si Ghost. Nakatambay kami sa studio. Parang atas lang namin umi-FT ata ano, sa render. Tapos, yeah. Record daw mga alas gis na ng gabi yun. Uwian niya na talaga yun, yung mga ganun. Kasi araw-araw siya napunta ng studio, pero kailangan niya umuwi pa rin. Mm-hmm. Kasi may asawa't anak siya ron eh. Mm-hmm. Ayun. Yung na-record namin yun, parang hindi ko pa tapos. Mm-hmm. Tapos sabi ni Gus, kago, ang ganda niyan. Ang ganda ng ano mo dyan. Sige, freestyle mo na lang yan. Hindi mo na ako uuwi. Kumbaga, pinagtuunan niya rin ang oras yun. Tapos binitawan namin siya. July ata last year, okay. Pumutok siya December na. Ayun na. Magano nilabas niyo siya? Wala ka na expectation, basta nilabas mo lang. Well, gusto ko lang yung kanta, parang ganda na ito. Feel ko magugustuhan nila to. Pero ang tagal bago nila nadamo yung kanta. Siguro naging 300,000 views muna. Tapos pagpasok ng November, boom, 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 boom. In Spotify ko balagbag. baliw ako nun. Cash in, no? Sa Pasko, no? Ina. Hindi, pero di ba to? Yun talaga, lalo pag nung umiikot siya sa TikTok, ang daming creations. Di ba? Nagpasigot nun, si Sad Boy King ata, lupit mo, tsaka si Fernando. Shoutout. Makukulit yung mo. Hindi, alam mo, ito siguro sabihin ko na rin dito sa episode na to. Since isa rin si CKYG sa mga byproduct talaga ng mga viral sa mga TikTok and sa mga pages, no? Mm-hmm. Ang laking bagay na ginagawa nyo. May it, kung ano man yung intention nyo, nakakatulong kayo sa OPM tsaka sa mga artist. Yeah. Pwede kasi ang intention nila magpapansin, pwede ang intention nila mag thirst trap or whatsoever, no? Iba-ibang intentions 'yan eh. Pero at the end of the day, ang positive note of that, napopromote yung music ng artist. Totoo. Kaya suportahan niyo OPM kung nagagawa natin sa mga music ng foreign artists. Baka meron kayong pwedeng oras, idig na mga Filipino, may it be rapper, sobra, kahit anong genre. Sobrang dami. Tangina, magagaling. Sobra. Sa international quality na rin. Sobra, lahat halos. Di ba? Halos lahat na lumalabas ngayon, wala nang binatong pangit na lasa po. Di ba? Lahat, may call. Quality of the sounds, of the lyrics. Makulit lang din ng iba eh. Di pa rin nila tanggap eh. Ay, doon ako naiinis pa rin na... Tangina, sa ibang bansa nga, tinanggap na dito, ayaw nyo patanggapin. Kasi siguro sanay, mahirap kasi tol yakapin yung change. Sa bagay. Kaya nga nakakabigat. Parang relationship lang yan pag nagbago yung girlfriend mo. Ba't ka nagbago? Diba? Isipin mo, pag-ising mo, wala kang good morning. Yeah. O, diba? Yeah, makakainis yun. Ano siya tol eh? Ganun din dun, no?
hindi rin kasi natin alam, siguro ito ah, may interpretation ako tol, siguro para baka maintindihan natin in some other perspective, no? Merong mga taong yung pinagdaanan nila dati na sobrang deep at sobrang dark, ang nag-save sa kanila is yung music nung time na yon at yung tunog na yon. Kaya mas minahal nila yun. Mm-hmm. So tayo, bilang nakaka-appreciate tayo ng bagong tunog, pwede rin nating sigurong hayaan na lang yun sa kanila. Mm. Kasi syempre, kumbaga, ira nga nila yun eh. Ang dating kasi minsan, kapag ang dating sa kanila, pag binabago mo yung tunog, is wala nang kwenta yung dati. Mm-hmm. Which is, hindi naman natin ina-explain yun that way. Ang ina-explain lang kasi natin, pinopromote natin yung sound natin ngayon eh. Hindi na natin na-explain na, uy, hindi naman hindi ibig sabihin ganun. But they felt it that way because yun yung generation nila eh. Yun yung story, timeline nila eh. But siguro, more than anything else, ang trabaho talaga is to keep on doing quality music until sa mga anak na nila yung nakaka-appreciate. Mm-hmm. Ay, oo nga, no? Kasi maraming ganun, tol. Sobra. Kahit yung mga dating, hindi na magbabanggit ng pangalan, pero may mga dating galitan sa tunog na to, pero andito sila ngayon. No. Kasi they will soon understand that people, regardless kasi kung gusto mo o hindi yung isang tunog, pag nagustuhan siya ng marami, wala ka na magagawa eh. Tsaka hindi lang naman kami yung lumalaban sa tunog na to eh. Marami. Dinilaban na rin ng XB dati to eh. Oo, oo, oo. Diba? Sa ibang paraan nga lang. Oo, oo. Diba? Ano rin? O, tsaka sa iba sila mas gumana. Yeah. Diba? Ganun eh. Kumbaga lahat naman yan sinusubukan eh. Galing, magaling nga. Pero umiikot. Yun yung maganda. Umiikot yung eksena eh. Kumbaga lahat may chances. Nasa iyo na lang kung paano mo gagamitin yung chance na yun. Mm-hmm. Ang ano lang ngayon sa amin, ang pinaka tinitira lang sa amin ngayon na bumabalik na naman yung ganito, binabalik niyo yung ganito. Kasi nga, di ba, mayroong mga gulo na nangyari ng mga nakaraan. Mm-hmm. Then, ayun yung pinaka binubutas nila sa amin na kahit magpaka-opo na kami sa harap nila, opo, ayun pa rin, may binubutas pa rin sila sa amin na ganun. Pero, understood naman. Kasi, totoo naman na sila yung gumawa ng peace noong mga panahon na yun, tapos sisirain lang namin, di ba? Mm-hmm. Nakakainis din naman talaga, parang insulto sa kanila yun. Totoo din. So, ayun, ito, gagamitin ko na rin tong podcast na to para mangingi ng pasensya sa inyo lahat. Mm-hmm. Eh, wala po kaming intention mag-away-away lahat. Mahal namin ang musika nito. Siguro, kadailanan na lang din ng pagprotekta sa mga ego. Yeah. And which is, you've matured nga eh. In-outgrow mo na rin yun na, pag naulit pa yun si CKYG, magagalit na talaga siya. Alam mo yun, di ba? Kahit ako magagalit na ako sa sarili ko nun eh. Pero, siguro ano, ang kaibahan ng generation ngayon, tol, meron na kasing camera. Yeah. Dati naman nangyayari siya eh. Oo, hindi lang siya exposed. Mas balagbag pa, but hindi kasi nadodocument. Mm-hmm. And dati, wala kasing opinion ng ibang tao na hindi kasali dun. Gets? Oh, kaya gumugulo lang yung sitwasyon kasi marami naman ang hindi kasali dun eh. Mm-hmm. Na nakakapag ano rin, kaya nga sabi mo pag-protect at pag-iingat sa ego. Mm-hmm. Kasi nakaka-affect sila. Mm-hmm. Pero when tinanggal mo na yon at nag-mature ka out of it, ayan. Ginamit mo tong programa na to para sabihin na hindi yun yung intention at balik sa music, di ba? All love, yo. Yeah. Okay. I think naman naging naayos na rin yun lahat. Naayos na. Tol, sabi mo nga, on the way ka sa paggawa ng 100 songs. Mm-hmm. Ano naman yung, paano nyo naman, meron bang pagde-divide kung ginawa ko tong kanta na to? As part of a big label na maraming artist, no? Mm-hmm. Alam ko may kanya-kanya kayong persona, mm-hmm, may kanya-kanya kayong time story, mm-hmm, tsaka may kanya-kanya kayong branding. Yeah. Pero syempre, yung mga topic eh. Di ba? Paano nyo yun iniingatan sa isa't isa? Magsaga saan? Oo. Ewan ko eh. Halos lahat kasi kami, melodic eh. Okay. Unti lang yung gra-gra-gra, o di na lang eh. Halos wala na nga eh. Mm-hmm. Si Nate, siya na lang naman pinakabalagbag ng music sa amin. Pero ngayon, yung mga hits niya, mm-hmm, 10 million yung hirap mong mahalin. Mm-hmm. Yung balagbag din talaga. Then, ayun, siguro, sa tema, hindi na kami para magsagasaan dun eh. Okay lang, sige. Parehas tayong tema. Basta magkaiba tayo ng tunog. Okay.
Ayun yung iniingatan ko pag naririnig ko yung flow ko sa kanila. Uy, ano ka ba? Palitan mo yung flow ko yan eh. Mm, tama rin. Para hindi rin malito yung audience. At may identity sarili lahat. Sarili na dapat branding. Galing. Ginawa ko to eh, tapos gagawin mo rin. So more on flow na lang yung ano nyo. Tama rin. Biruan na lang din na, ginagaya mo ba flow ko? Ganun. Pero ano kasi minsan pag lagi mo kasama, madadala mo eh. Pag sound trip mo rin talaga yung tropa mo, maano mo rin eh. Totoo yan. Hindi, kung mapapansin nyo kahit sino namang grupo ngayon, makikita nyo magkakatunog. Mm-hmm. Hindi pare-parehas. Mm-hmm. Pero kumbaga may mga notes na... Parehas. Dahil nga kasi magkakasama ganun, sila. Ganun lang naman nangyayari sa amin. Pero wala naman kahit pa paano, hindi naman kami nagsasagasaan. Tsaka naaalalayan din ni Ghost eh. Minsan nakikinig din ako sa kanya kahit di ko gustong gawin. Ginagawa ko eh kasi tangin na yung slime baby ata yan o yung... Love Melody. Basta ayoko talaga. Ay hindi, yung Slime Baby. Ayoko mm-hmm. siya. Mm-hmm. Ayoko siya i-release. Tapos, sabi niya, in 3 months, mag-hit yan. Tagal man, matagal man. Pero in 3 months, puki na yung nag-hit niya. Tapos, ayun, pinapakinggan ko siya ngayon. Kasi nagumana eh. Mm-hmm. Dalawang beses na napagana yung ganun niya na si Hula, tapos gagana. Yun, kaya naniniwala rin ako sa kanya. Malaki rin talagang bagay na pinaniwalaan mo muna eh. Kalahati na kasi kagad yung nangyari pag naniwala ka eh. Diba? Parang ina-attract mo na rin kagad eh. Mm. Pag, kaya si kay YB ko naman natutunan yung ganun, kay YB nit na hilingin mo ngayon yan, babalik sa'yo yan, ay pupunta sa'yo yan na maliit man pero dumating sa'yo yan. Oh, kay YB nit ko natutunan yan eh. Yung ganung shit. Kasi si YB nit may vision talaga siya ng tangina. Ano rin, iba rin yung vision ni YB nito eh. Pag nakausap mo siya ng tao sa tao. Para sa sarili niya. No? One-on-one talk. Lagi kami nag-one-on-one talk noon dati. Kasi ngayon, busy na rin talaga siya eh. Mm-hmm. May business na rin siya na ginagawa sa sarili niya. Ganon din ako. So, minsan-minsan na lang kami mag-usap-usap. Pero pag nag-catch up talaga, ano rin. Usap din talaga. Yun yung importante, no? Parang kahit galing kayo dati sa sabay-sabay, pare-pares kayo ng ginagawa. Naging busy man kayo ngayon, pag nag-catch up kayo, alam nyo na nandiyan ako para sa'yo sa ginagawa mo. Nakikita kita, tinatapik mo rin pag may napapansin kayo mali. Kahit pag ano, pag kami, kahit simpleng problema lang na kinulang ka sa budget, ganyan. Ngayon naman hindi na. Yung mga una-una lang medyo nahihirapan kami mag-handle ng pera eh. Doon yung naglalapitan kami pare-parehas na. Siyempre. So, kulang ako ng 10,000, ganyan, pera mo na ako. Ganun. Balik na next trabaho. Balik ko na lang sa'yo, may parating naman ako. Ganun lang. Lalo kami dalawa ni Chaudhry. Kasi dalawa lang din naman kami. Talagang... Magkaedad pa kayo? Matanda siya sa akin actually ng 1 taon. Okay. Matanda siya sa akin. Pero sabay talaga lumaki. Sabay. Same na bahay, no? Sabay. Pero may times kasi na hindi rin kami nagkakasundo ni Nate. Man, talaga. Nagsusuntukan kami. Pero ngayon hindi na. Yung mga kabataan na namin. Tangina, ilang beses kami nagsuntukan yan. Magpinsan na masakit sa ulo, no? Dalawa. Actually, dalawa lang kami sa aming magkakamag-anak. Dalawa lang kami yung balagbag. Dalawa rin kami yung unbelievable na. Uy, nagawa nila yan. Ang inang kulit lang din, na. Yun nga. Proud ng family. Yung mga tito natin dyan nagalit sa akin dati. Nalalapitan ko na sila pagka... To, may ano, gawin mo naman yung ano, yung aircon ko, palinis naman, ganyan, pakabit naman ng ganito. Yun, so simpleng ganun, nababalik ko sa kanila yung bigay-bigay lang ng onte. Oo. Tsaka ano, malaking lesson yun, Tol, yung parang lingunin mo sila. Kasi, sa totoo lang, kung ang tingin natin ng mga bata tayo sa mga yun, kontrabida ng buhay natin. Totoo eh. Yun, totoo. Pero ang gusto lang naman talaga nila, hindi tayo mapariwara. Mapasaayos lang rin tayo. Mapasaayos na linya lang din. Kumbaga may nasa, bilang makulit na bata nun, tangina may nasama mo lang eh. Tingin mo sa ganun, villain eh. Oo, diba? Kulit mo rin eh. Kaway, no? Tangina, mamit ko sarili ko dati, babatukan ko rin talaga. Tangina, kulit mo. Pero ang galing mo. Oo din. Yeah. Oo din. Ang kulit mo, pero ang galing mo. Ngayon lang. Streets yung pinakamalaking teacher mo tol, eh, no? Sobra. Sobra. Tsaka yung mama cry. Yung iyak ni mama. Oo, din. Ayaw. Kumbaga, ako man yung... Alog ka dun, no? Pag nakita mo yung alog ka dun. Ilang beses ko man siya nagagawa. Pero, pag once na may nakikita akong luwa sa kanya, tas ako dahilan, nakakapagsisi yun, eh.
Mm-hmm. Lalo pag yung airpot mo, umiyak na. Tangina iba yun, airpot in minsan lang yun. Minsan lang yun, tapos street pang airpot mo na, tangina mo, kulit mo ah. Nakabawag titinok. Inayos mo rin, no? Oo, inayos ko rin talaga. Ngayon yung relasyon namin ng airpot ko, sagad, okay naman. Kamustahan? Mga kapat- yung kapatid kong bunso, medyo natutulong-tulungan natin siya sa pag-aaral niya ngayon. Nice. Actually, ayun yung ano, yun yung talagang success, tol. Hindi niya kailangan maging malaki. Mm-hmm. Pero once na nababalik mo na siya sa iba, yun. Ayun na yun, no? Yun yun. Siyempre, mas marami pa. Yun nga yung sinasabi, ba't gusto mo yumaman? Para mas marami matulungan. Mm-hmm. Diba? Mas marami kang magawa. Di, tsaka yung mga homies din talaga na minahal ako. Na pag kailangan ko nandiyan dyan, binabalikan ko pa rin talaga sila. Dapat. Talaga. Pagka kumukubra ako ng big money, pumababa ako sa hood, tapos, yo, tara. Ito, para sa'yo. Ganun, simpleng pagtulong naman. Libo man lang, maliit man lang, pero alam mo yan. Alam nilang di ka na, na-appreciate mo sila. Yung simpleng kakain ka, makikita ka nila, yo, kain tayo, tara, yo, tara. Ganun pa rin, no? Ganun pa rin, wala nagbago, no? Ano paborito natin kainan, food tripin? Ang kulit lang, ang makulit lang din, pag pumupunta ako doon, kami nila Nate sa S-Block, sa hood namin. Yay, S-Block, baby, you're it. Pag pumupunta kami doon, parang, pag nakikita kami ng mga tropahan, talagang sinasalubong nila kami ng ngiti na, oh ano, tangina, napanood ko yung ano mo, gagulos. Ganyan, nakakatuwa na dati yung usapan yun lang, tara, diskarte tayo. Tara, lahat tayo. Mga ganun lang. Pero pag ngayon na pag nakita mo sila, ngingiti ang kanila na, ang galing mo. Kahit yung mga OGs doon na nag-uuto sa'yo dati. Tangina, ang kulit, ang galing na, Ken, kumiki-stop pa eh. Ang galing mo. Nagawa mo yan, tangina. Galing mo. Motivation yun, tolbaon yun. Sa akin, pinaka-binabalik ko sa kanila talaga yung mga minahal ako noon. Yung pag-yuko ko sa kanila every time na makakasalubong ko sila eh. Kasi respect sa kanila yun na ganyan ka pa rin, hindi ka pa rin nagbago. Parang ang bait mo. Maala ko ng hood ko, ay, tanong ma-slime mga tropa ko doon. Pag nakikita ako ron. Tsaka na, kumbaga nakakatulong din sila sa akin pag may kailangan ako sa hood na. Mm-hmm. Sila lang yung makakagawa. Mm-hmm. Hindi na pwede bumabaron masyado eh kasi magmagulo rin. May mga bata eh na jeep eh, ano, paano naman ito? Pasikaso. Ang pre, pakatid naman ako niyan sa bahay. Malalay, no? Talagang ayun, nakaresponde, no? Talagang mahal ako ng mga tropa ko dun. So, lahat ng pwede na maalalayan ka. So, yun, nakaraan, meron tayong masarap. So, ang sarap lang sa pakiramdam na nakatulong ako sa homie ko. Nakaraan, tangina yung mama niya. Hindi na babanggitin pangalan. Yung mama niya sobrang nagtitengke na nagtitengke sa akin kasi nga natulungan ko sila sa mini problem lang naman. Uh-huh. Nakulong kasi yung tropa ko na. Uh-huh. Natumulong ako pang pang bail niya. And maliit lang naman, kumbaga dagdag lang din, tapos nakakatuwa na, Ken, ano, bawi kami sa'yo, ganito ganyan, ang bait mo talaga, ganun. Simpleng tulong lang na nakikita nila sa'yo, tapos mamahalin ka na nila. And you're not doing it yung pagtulong para mahalin ka nila, but you're doing it kasi alam mo yung pakiramdam. Oo, sobra. Diba? Sobra. Na parang, tangina, paano ko ako yun nandoon? Tapos, di ba, gusto ko rin na may tumulong sa akin. Kasi ang hirap nun eh. Tsaka yung mga homies naman doon, pag kailangan mo sila. Down din sila sa'yo. Oo, andun din sila na, sige, ikaw pa. Ganyan. Okay din. Ganun din sila. May mga, tapos may mga tropa na rin doon na negosyante na, oo, anong kulit, tangina, may top silugan. Online selling, mga ganun. Top silugan. Okay. Magbibeto ng mga buy and sell ng sapatos. Oo, oh, humahasin na talaga. Nakakuha rin, tangina, dati nang nanunutok lang ng ano to, chili to sa Bolivard, sa Roas, oh, tangina, dyan na. Tapos, mayroon tayong mga tropa rin na may milk tea na. Tapos yung pangalan, S-Block, ganyan. Kasi kami talaga nagpangalang S-Block sa hood namin eh. Ba't S-Block nga? Salud talaga yan. Lugar, okay. Yung hood namin, pinangalan siya sa, ano eh, parang councilor ata. Ay, hindi. Basta sa ating, hindi eh, sa... Basta politics. Mataas din siya eh. Politics siya eh. Okay. Tapos yun, pinangalan niya. Siguro mga 1980s ata yun. So, yung salud, ginawa niya yung S. Oh, tapos yung S. Block na yun. Okay. S-Block. Ah, sa amin to, S-Block. Ang ina niya ba ito? Grrr. Tapos ayun, ang kulit lang din na
kahit mga bata ron, tawag na ron S-Block. Mm, na-adopt na nila, no? S-Block. Tapos may mga magpipicture si Sensei sa... Pag pumunta ka sa message request, may kita mo, nasa S-Block ako, CK. Nasa S-Block kami. Kasi umi-empty kami sa FTN ng mga tropa. Alam mo yung simpleng ano lang, punta kayo rito sa S-Block Grill, S-Block Milk Tea, S-Block... Nakakatulong ka na sa mga tropa na yun. Pumunta ron. Sales nila, no? May customers. Maulit. Tangina, sobrang laki na nagbago sa hood namin. Lahat naging business-minded. Nag-evolve. Like, for the better. Lalo nung nag-lockdown, tangina, kahit mga bata, nag-ano na eh, panda na eh. Bata pa lang, tangina, nagpapanda na. Yung panahon namin, wala yun eh. Anong pagkakabala namin? Gagawa na lang kami ng pagkakaperahan namin in a bad way. Kasi walang ganun eh. Walang opportunities. Wala yung mga matatanda na nagbibigay ng diskarte dati na. Bantayan mo yung inihaw, yung ganyan, magbabanday ka ng iyaw. Sila ngayon, may ganun na sila eh. Kaya yung circle nila ng mga bata ngayon doon, inaalalayan din namin eh. Huwag kayong ganito ha. Pero mayroong mga hindi namin kaya. Na hindi, iba yung, hindi iba yung tubo. Iba yung tubo. Yun, yung bata, sinabi niya na kita, nakakulong siya ngayon, bata pa siya, pero God bless your family. Kailangan tol na, siguro sa mga nanonood nito, no, iba yung nasa tama kay, iba yung freedom, iba yung gumigising ka na wala kang kailangan. Isipin. Kaya pag nagkakaproblema ako, yung mga issue ko lately, tangina, sumasakit talaga yung ulo ko eh. Kumbaga iniisip ko talaga siya, hindi yung magpapakasarap lang ako kasi, bakit? Anong pake nyo? Hindi, iniisip ko yun, tangina. Masakit sa ulo yun. Kumbaga hindi na ako, hindi rin siya magandang pakiramdam. Inalisan ko lang ngayon, tapos pabalik pa ako sa ganung kulitan pa, di ba? Sakitan, tangin ang kulit. Oo. Siyempre, lalaki tayo eh. Aangat at aangat ang kamay natin pag sinubukan tayo ng tao eh. Oo, diba? din. Din na yun. Pero, yun nga din tol eh. Kumbaga, galing ka rin talaga sa hood eh. Hindi ka rin papayag. Oo, di ba? Pero, ang pinaka ano dyan talaga is, yung growth. Mm-hmm. Yung growth. Kasi kung, paano kung 5 years, 10 years from now, tsaka mo pa lang siya gawin? Mm-hmm. Di ba pangit? You did it ng, hindi ko sinabing tama siya, no? Pero, nagawa mo siya sa age din tol na nag-explore ka. Hindi rin kita masisisi kasi ngayon na nalaman ko 20 ka. Ang bata pa, no? Oo, tol. Parang, kumbaga, ayan talaga din yung situation wherein talagang hindi rin tayo sigurado pa sa mga decisions talaga eh. Pero ikaw, natututo ka na nag-grow ka. At ang maganda dito, nababalik mo siya sa ano eh, sa sarili mo eh. Nababalik mo yung lesson. Yeah. Nababalik mo yung, mali yun ah. Ang tagal mo na tol na hindi magkakamali, sigurado. Kasi, ingat na ingat ka na eh. Sobra. Ingat na ingat ka na eh. At saka alam mo yung consequences tol ng bawat maling decision saka bawat pabigla-bigla. Di tsaka maapektuhan din kasi yung family mo eh. O din. Lalo yung mama mo. Mama ko, pagka nagkakaroon ng gulo, na tatawag sa akin, umiiyak na. Nag-aalala. Sila pinaka nag-aalala. Tapos na to eh. Oh, din. Balik pa ako rito, kulit mo naman. Parang, ito si Slime din, parang kulit mo. Siyempre, siya, wala rin siyang magawa na makulit din talaga. Minsan, bahala ka dyan. Mm-hmm. Pag na-punch mo na, hindi mo na pwede balik yun eh. Ayun na yun. Sasabayan mo na lang. Pero, dito tol, dito sa rap game, sa music natin sa Philippines, anong pinaka-assessment mo ngayon? Ano siya? Ano yung eksena natin ngayon? Ano na siya ngayon? Parang, sobrang nag-evolve na siya. Lahat gusto na maging star. Pero, ito ko yung daga. Go. Parang lahat gusto maging star pero hindi nila alam yung feeling maging star. Kasi nakakalula rin eh. Mm-hmm. Pag star ka, nakakalula rin lalo sa family mo. Sa inakasa lahat. Pang. Maging star ka pero tibayan mo sarili mo. Payo sa mga ano dyan. Kala niya madali maging star. Masarap maging star pero yung binibit-bit ng star, iba. It comes with the responsibility, no? Parang ano yun eh, sabi nga ni, sino magsabi nun? Spider-Man ko narinig yun. Yeah. Ano rin eh?
wala, totoo ka lang, CK, na kapag ka talaga dito sa Pilipinas, pag nakaangat ka, yung pamilya, automatic yan eh. Kasi ano tayo eh, culture natin yung extended family eh. Hindi naman natin culture na pag 16 ka na, 18 ka na, alis ka na dito eh. Oh, ang kultura natin dito, hanggat buhay si lolo't lola, magkakasama dito, tayo, man. Mahal ko kayo. Hindi, yun talaga eh. Diba? Kumbaga, hindi ko sa alam kung bansa, 18 bounce ka na eh. Magagalit sa'yo parents mo, tol. Pag nandito ko parang inawal na mukha mo. Sa atin, tangina, hindi. Pati bayan dito eh. Pero na-real. Pero mahal, pag mahal mo kasi, gagawin mo rin lahat eh. Mahirap man, tangina. Minsan, hindi mo mapipigilan magsalita na eh. Pero, alam mo yun, kadahilanan lang din ang mga stress. Oo. Pero naiintindihan naman nila yun. Pero hindi, ang ibig ko lang din sabihin, yung sa states or kahit sa iba, no, na outside the Philippines, yung ganong culture nila, kung titignan natin, dahil nga hindi natin yung kultura, parang medyo off. Mm-hmm. Pero parang ang pinaka-lesson lang naman talaga doon is tinuturuan nila yun na maging responsable ng maaga. Oh, para pagtandaan niya, discarte mo na. Oo, oh, kumbaga bit-bit mo yung sarili mo. Parang ganun. Oo, oh, and which is happy, healthy naman yung mga families natin dito. Mm-hmm. It's just, minsan yung mga ganun na dependence, minsan nakakabigat din siya eh. Hindi rin siya magaan, man. Ito. Pero may mga kapatid pa rin naman ako dyan na minsan lang nakakatampo kayo, tanginan yung kulit nyo. Pero yeah, chat-chat na lang tayo pag may problema. Ano rin eh, ano rin yung tol eh. Kumbaga, family, it all happens. And kanya-kanya rin ng hinaharap na problema, kanya-kanya rin ng solusyon eh. Kasama. And kung challenge ka talaga lagi sa bahay, yun din talaga yung magpapatibay sa'yo kung paano ka ngayon sa labas eh. Tsaka, nung bata kasi ako kayo, Dog. Mm-hmm. Nang ina, pag-gising mo, walang almusal mo, murahan. Kaya sa mga bati ko sa akin, minsan, wala na lang din talaga eh. Nang ina, pag-gising mo, bago ako kumain, minsan nga wala akong pagkain eh. Dati ko yung Dog, nang ina kami nila, Zach. Mm-hmm. Pupunta ako, pag-gising ko, walang pagkain sa bahay minsan. Nang ina, pupunta ako nila, Zach, pakain ako ron. Sa bahay nila? Oo, takasando ako rin. Talagang feel at home. Talagang kababata ako din talaga sila. Sa okay ganyan. Okay ka rin sa family niya? Umaga. Minsan nga. Nandito na naman si Ken Ken. Oh, wala akong masawat na damit. Ang ina, pupunta ako kay Isaac. Kasi si Isaac, malikipag siya maglabay-labay. Oo. Inakasa ko pa kay Airmat yan eh dati. Oh. Then ayun, pupunta ako sa kanya. Isaac, tulog siya. Ayaw niya gumising. Sige, kukuha ko ng damit dyan. Pag-gising mo, suot ko ng mga damit mo. Parang ganun kasi kami, kapatid talaga rin. Sagad-sagad pinagsamahan namin yun ni Sak. T-Baby, what's up? Mahal ko kayo lahat, yeah. Dito, sa S-Block to? Yeah, S-Block. Naalala ko yung shoutout sa mga kababata ko rin. Oh, pag simbang gabi, palitan ng damit. Kasi hindi, ano mo rin na... Iraman, no? Ano mo rin na, ano eh, kumbaga... Swerte mo kung hindi mo pinagdaanan yun. Uh-huh. Pag hindi mo kinailangan gawin yun. Mm. Pero iba rin yung mutual respect na meron at trust kapag ka pinahiram ka ng gamit ng tropa mo, ng kababata mo. At kapag umabot ka sa point na kaya mong pumasok sa bahay nila para sumandok at para iba, makitulog iba anytime yan. Na gusto mo, iba yung ibang relationship ang meron kayo nun. Totoo. Kahit hanggang ngayon, ma'am, ermas ng tropa ko, talagang close-close din talaga. Lalo yung mami ni JP, parang... Sa amin na lang din siya naglalabas ng sama na loob niya about sa nangyari. So yun, kami, andito kami para sa kanila. Hindi man palaging makapag-reply kasi nga busy, pero nakatingin kami kahit sa mga pamangkin nila dyan, Paul, na bata. Nakatingin pa rin kami. Baga, si John Paul kasi naging halimbawa siya sa akin ng yung kaibigan, pwedeng kapatid eh. Wow. Big dog kasi siya sa bahay nila eh. Parang siya yung man ng bahay nila. Na responsible sa lahat. Oo. Ganun si John Paul eh. Although may discarte naman yung iba, pero pare-parehas lang din sila ng discarte. Mm-hmm. Si John Paul, pinanganak si John Paul sa kulungan. Baby, amo shit ang story ni John Paul po. Nang ina, sa kulungan siya pinanganak sa Manila. Yeah, so, halos lahat ata sa ulungan, tatlo sila magkakapatid sa ulungan na pinanganak. So, yung buhay ni John Paul, yung nagiging ano ko rin minsan eh, pag gumagawa ko ng music, ayun yung
kinukuhaan ko ng feelings yung buhay niya. Kasi si Jampol nagsasabi rin siya ng mga problema niya. Hindi lang siya tough guy. Maliit si, ano lang si Jampol, parang typical na bata lang pag nakita mo siya. Pero may dala siyang iba eh, parang lalaki talaga eh. Man. Mm-hmm. Lalaki talaga siya. So ayun, naging halimbawa siya ng big brother sa akin. Kasi yung mga kuya ko, hindi ko nakasama ng ganun eh. Kagaya sa mga tropa ko. Totoo yun na minsan yung mga kamag-anak mo, mas solid pa yung tropa mo eh. Mas malayo yun. Mm, totoo yun minsan. Yun eh. Si John Paul. Sa mga nagsasabi dyan na basta sa mga nandi-disrespect kay John Paul dyan, ano, huwag sana mangyari sa inyo. Ang mga nangyari sa amin, have a blessed life sa inyong lahat. Yeah. And I'm sure it's, you know, John Paul is taking care of you. Oo. Guidance siya. Angel niyo siya ngayon, man. Yeah. Tangin na. Kaya pag nakikita ko yung mga tao na content, magkakasama kami nila dyan. Mga picture namin ng bata, may mga nakikita akong ganun sa TikTok eh. Yung mga may sad music siya. Tapos mga picture namin dati. Tangin, nalulungkot ako eh. Parang, ulit, tangin na, sabay-sabay kami ng harap dito. Tapos kami lang yun nandito. Wala ka, parang ganun. Iba rin si Jampol sa amin talaga eh. Paglabas namin ng, ikaw ba naman, tangin na, paglabas mo ng bahay mo, makikita mo sila-sila pa rin eh. Paglabas mo si Jampol, nandiro nakangiti sa'yo. Si Nate, nandiro, nakangiti sa'yo. Tapos matutulog ka, sila rin yung huli mong kasama. Oo, di ba? Parang tangin na, halos araw-araw, ganun umiikot yung buhay namin. Pukay lang inang yan. Tapos, ganun. Magbabago. Oo, mawawala bigla. Parang, maaga na putol yung pagkabata namin eh. Kasi bata pa lang, lalo si John Paul, maaga na putol yung pagkabata niya eh. Kasi mami niya nasa abroad. Daddy niya hindi naman ganun ka-perfecto. Talagang sagad din yung, makulit din talaga, parang siya. Tapos, syempre, kami gusto namin ng pera eh. Mm-hmm. Na sarili namin eh. So, gagawa kami ng pera. Kahit anong paraan man yan. Mm-hmm. So, ayun, para sa akin, hindi namin na-enjoy yung pagkabata namin. Kaya nga mature. Kasi umahatang ina, bata ka pa lang, gusto mo na ng pera eh. Kasi yun yung kailangan eh. Walang ulam eh. Yeah. Walang makain eh. Yeah. Pero ang inamahal na mahal yung mga kamag-anak ko dyan. Hindi naman natin din tol sinasabi na dahil yun sa kung sa kanila. Hindi. Magayang, yun lang talaga yung reality. At ang pinakamaganda dun tol, nalabasan mo na siya ngayon. Yeah. At patuloy mong hinuhulma yung buhay mo para maging mas maganda kumpara sa kung saan ka galing. Mm-hmm. That's really nice. Kaya yung mga nakapaligid sa akin ngayon, sila Kuya Price, doon din sila galing kasi. Lahat, yeah. Ganun din sila. Hindi sila gifted na may diba? Silver spoon, tol. Ganun din sila. Tangina, ang galing nga eh. Ang galing, tangina. Paganon-ganon lang yung si Kuya Price, pero Kuya Price yan. Yeah. Tol, marami pa tayong pag-uusapan. May mga onti pa ako itatanong. Malapit okay. Na tayo matapos. Ito po ang paborito niyong podcast. Magbe-break lang kami. Yeah. What is up, Cyberspace? Kung nagustuhan mo yung podcast episode na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, ha? Siyempre, i-check out mo na rin yung iba naming mga segments gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, DOUGBROCK TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search DOUGBROCK Radio. See you on the next Sunday Habit. Keep on winning. Yo, Cyberspace! Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Kasama pa rin natin si CKYG. Yeah. Hey, shoutout sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Nandiyo dyan sa live chat. Maraming salamat sa inyo. Comment lang kayo. Nababasa namin yan. Yeah. Kung ano yung mga tingin nyo sa napag-usapan namin, comment lang kayo. Kung tingin nyo valuable to, i-share ninyo. Hindi lahat ng sinabi namin dito, tama. Yung mga sinasabi namin dito, karanasan namin, mm-hmm. Pinagdaanan niya. Mm-hmm. So, kunin nyo lang yung mabubuti doon, yung mga masasama doon man, gawin yung example para wag gawin. Yeah. So, tol, balik tayo sa'yo. CKYG 2023, maya't maya, merong alabas, nakita natin yung stretch nung pumupukol ka, tol. At in fairness naman sa lahat ng binitawan mo, tol, talagang mm-hmm. may mga tumama. Yeah.
Ito halos lahat niya eh. Oh, halos din. Kumbaga kung hindi man kagad, after 3 months, after 5 months, pumuputok. Gaano, nakita na natin doon, tol, yung work ethics eh. Mm. Pero anong ginagawa mo, tol, kapag ka tamad, pag wala, pag ka blanco, kapag, paano mo nilalabanan? Paano ka nagiging progresibo pa din? Hindi, mahirap labanan yun. So anong ginagawa mo? Pahinga, rest. Okay. Tapos, pagkaya na, doon na. Kasi mahirap ipilitin mo yung sarili mo. Walang mararating yung gusto mong gawin. Sayang effort, oo, no? Oo, sayang effort. Walang tira yun. Pag need ng rest, bibigay mo sa sarili mo. Kasi kailangan ko yun eh. Ang ina, papagurin ko sarili ko sa ganito. Ang ina. Meron pa naman akong bala eh. Diba? Mm-hmm. Buti na lang may isang daang kang quest, no? Side quest ni Ghost. Oh, CKYG, gawa ko isang daang kanta. Gagawin ko rin talaga eh. Oh, sige eh. Ito. Wag mo pressure din sarili mo. Wag mo pressure sa lahat. Ayun lang yung ano ko. Hindi ako nabipressure sa lahat. Paano mo hinahandle yung criticism? Noong una, sa mga music mo. Yung, magbigay ka nga ng ano, yung mga pwede natin pag-usapan na dati nabasa mo, pas parang, oh, pero ngayon, alam mo na nasabi mo yan kasi hindi mo alam to, or... Hindi, ano, siguro, nakatumatak sa akin ang sinasabi nila. Mga dugyot. Okay. Mga dugyot. Okay. Yun yung tingin nila. Sinasabi nila sa'yo, dugyot. Dugyot ng pagkatao na ito. Squatting na squatting, o mga ganun. Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. And then, how did you take it? Anong... Totoo naman eh. Bakit ako para masakwal sa inyo? Totoo naman eh. Diba? Pero nag-i-improve yung tao. Nakikita naman nila yun eh. Gi-improve tayo, nakikita nila. Alam nila yun sa sarili nila. That's so man of you na... Gets mo yun? Eh, totoo eh. Mm. Diba? Pero, tangin, hindi ko kinakahiya kasi kung saan ako galing. Alam mo, mag-pretend ako, diba? Mm. Diba? Evident naman na parang... Eh, di mag-improve. Tsaka sa music ko eh. Tsaka, yun, evident nga sa lyrics mo. Yeah. Ito ako. Hindi nasa inyo na yun kung paano nyo tatanggapin yan sa tinga nyo. Basta ito ako. Bitawan ko sa inyo sino ako. Ayun lang. Pakilala lang. Tapos, ipakita mo rin sa kanila na pataas ka. Yeah. Tama. Papunta, na nag-evolve ka, no? Papunta ka rin. Ayun lang. Iano mo yung sarili mo, pataasin mo yung quality ng sarili mo. Iangat mo yung sarili mong brand. Yeah. Lakas nun. Balagbag yung pag na-master mo yun, sunod-sunod. Yun. Boom. Oh, okay, tol. I'd like to ask. Ano preparation ni CKYG? Halimbawa, may gig ka mamaya. Mamayang gabi, may gig ka out of town type shit. Or, ano muna, local muna, yung kaya muna puntahan na malapit. Ano mga preparation mo? Wala. Basta, ihahanda ko yung kakantayin ko. Tapos, okay. Tapos, hindi ako kakain ng marami. Mm-hmm. Sinasusuka ako pag gumakanta ako eh. Oo, maangat yung food. Ayun lang. Tapos kanta. Usap ng onti sa organizer, tapos bounce. Ganun lang. Usap sa ibang artist. Ganun lang ang gig ko eh. Okay. Cute. Wala ka ng ano, wala ka ng... Walang special. No preparation. Kasi... Pero baka sa susunod, bibili na rin ako ng mga sarili kong gamit. Alam mo yun? Mm-hmm. Mga lapel-lapel shit na... Monitors and all. Gano'n ka naman kadalas nagpa-practice? Ngayon? Oo. Siyempre, mga setlist mo. Ang pinaka-practice ko na lang ngayon, yung freestyle ko eh. Yung penmanship, sa akin na yun eh. Kaya ko magsulat ng malakas na kanta eh. Mm-hmm. Kaya ko magsulat ng hard lyrics. Pinipili ko lang din na hindi na muna. Sana hindi pambuusan yan. Pag yung project hindi pambuusan, huwag mo ibuus. Pwede, pusuan mo siya, pero yung words, may sagad. Ganun lang ako. Wala nang masyadong practice. Pinaka-practice ko, higa. Isip. Kasi pag naliligo ka, kasi doon mo may isip lahat eh. Okay, ito gagawin ko. Pero paano ko siya gagawin? Okay. Ganito. Ganito. Habang naliligo kasi nasummarize mo yung gagawin mamamaya. Eh, no? Yun. Na-imagine mo yung crowd, yung stage. Ganun yun. Okay. Yan yung pinaka ano. Kahit pag dito, magpunta rito. Ano kaya pag-uusapan namin na kaya dog? Iniisip mo lang. Mga simpleng ganun. Pero hindi mo na masyadong ino-overthink. Oh. Oh,
Mahirap okay pag nag-overthink kay, baka matanga ka bigla eh. Doon ka pa may stop ball, no? Okay, okay. CK, kwento ka ng ano, out of town, mga favorite out of town gigs na nagawa mo. Tsaka bakit favorite mo doon? Cebu. Cebuano rin kasi ako eh. Okay, kwento mo to, kwento mo. Ang dami kasi namin eh. Okay. Buong team kami. Kaya ang saya. Nakalipad kayo lahat. Oh, okay. Ang saya. Parang, tangay na. Una, tuwan-tuwa yung mga gago kasi lalo yung iba hindi pa sila nakasakay ng aeroplano eh. Tawa kahit pa paano, nakasakay na rin ako kahit pa paano eh. Mm-hmm. Yung iba parang tangay na. First time. Di ganun kalakihan yung TF namin nun, pero oh, alam mo yung saya sa mga tropa mo na, lo, naitawid ako ng rap sa ganito. Kasama ba buong team. Oo, oh, buong team. Kasama. Napakita sa inyo yung ibang yung lugar na may ibang lingwahe. So yun, tangina, memorable din nun sa akin nung magkasama kami ron. Tapos, mahal kami ng mga tao. Roon, nagulat ako. Iba yung movement sa Cebu. Kala ko. Probinsya pa ganun. Probinsya. Oo, tangina, iba rin. Mga tao, balagbag din. Tapos yung may mga naging tropa kami na Cebuano ron na street shit din sila. Tapos lumuluwa sila sa amin sa studio. Mm-hmm. Pumupunta sila ron. Nag-stay sila for a week. Yeah. Mga ganun. Connections din. Wow, wow. Ayun, Cebu. Cebu talaga. Pinaka-ana. Enjoy. Lahat kayo pero lang doon. Pero sa this year ba, sana magana naman tuloy. Yeah. Inaayos na yan. Yeah. Anyways, Tol. Few questions na lang. Sa ngayon, masasabi mo at the age of 20, ano ultimate dream ni CKYG? Magkaroon ng siguro mabilan si mama ng bahay. Okay. Then, maging bilyonaryo. Bilyonaryo mo. Ang ina, bilyonaryo. Sabayan mo sila. Billions. Sana bago mag 35 million na. Or bago mag 30, sana may sagad na yung million. 100 millions na. 50 millions. Mm-hmm. Ganun na. Kaya na. Basta kaya na. May negosyo na. Sapat na. 50 million, ang liit eh. Totoo. Ang liit. Ang ina, malaki pa. Lakihan mo pa. Basta yun. Big. Pero unang-una yung mabilang ko si mama ng bahay. Mm-hmm. Yeah. Ang ano nun, no? Yeah. Sarap na feeling nun. Masusi. Susi. Ma. To. Puta ka rito sa lugar na to. Ito yung bahay mo. Sa labas ng hood, no? Andun pa rin kasi sila eh. Okay. Gets. Hindi ka pa sila naaalis eh. Kaya. Pero, yun yung pinagtatrabahuan mo yun. That's nice to know. Nakasikaso ko naman. Di lang din nila mag-gets minsan. Pero, magiging proud din kayo ng saga. Proud sila sobra sa akin ngayon sa mga narating ko. Sobra. Kasi nakita nila si CK nung Ken pa lang siya. Mm-hmm. Tapos mm-hmm. si CK na siya na, tangina, iba rin. Tapos yun. Young goat na siya. Young goat. You heard. Yun, gusto ko mabilan siya ng bahay. Yung masasabi niya sa kanya. Mm-hmm. Tsaka yung makapagtapos yung bunso ko. Yeah. Ako din. Kasi hindi mo nagawa eh, no? Siya na lang eh. Hindi mo nagawa. Papag hindi mo hayaang mangyari sa mas bata sa'yo. Yeah. Babae pa siya. Yun na, Tol. Yung pagputol na talaga nung curse nung mm-hmm. hirap ng buhay. Totoo. Hirap. Si Nate, ngayon sobrang natutuwa rin ako sa kanya. Mm-hmm. Shoutouts to Nate, man. Yeah, ang ginagawa ni Chaudry ngayon? Ang matured niya na rin sobra. Makulit siya talaga. O, hindi na mawawala kay Nate man yun. Nate man just trying to be Nate man. Oo. Diba? Nate man being niya. Nate man. Yeah. Tangina, ayun siya eh. Pero tangina ko nakikita niya lang sa loob si Nate. Sobrang bait niya. Lalo ngayon, ama na siya eh. Mm-hmm. Eh mm-hmm. Sobrang bait niya. Ngayon, sobrang mapagkumbaba niya. Mas business-minded na siya. Nakakaintindi na siya. Basta okay na si Nate. Si Nate na dating gra-gra-gra. Tanto, tingaw mo, ganyan. Tangina, iba na. May direction na rin. Si Zach, nakakatawa na rin siya ngayon kasi hits by hits din eh. Oo, gumagana na rin. Ang galing nga, ang galing ng Olgang, Tol. Napakilala nyo isa-isa. May si kanya-kanyang timeline. Si Gram, lalo si Gram, tangina. Last ngayon. Tangina, artista. Iba naman yung tropa ko na yun eh. Pukay na yun eh. Ultimo mga celebrities nag-heat up na eh. Boss Gram, sa'yo ako. Yung mga magiging ano na rin kasi sila eh. Magiging man na sila ng buhay nila eh. Baka kanya-kanya na kami ng tayo eh. Tama. So, yun. Man up na, no? Nakaka-proud lang din sila. Si YB, yan. Si
Chaudhry, si Kram, si Enzo, lahat, basta lahat. Proud ako sa kanila kasi nagagawa nila yung hindi namin nagagawa dati. Yeah. Pag nagkikita-kita kami, ang usapan na lang namin madalas, wala kaming usapan na hindi involved sa pera. Sa business eh. Sa negosyo eh. Wala nang bullshit, no? Wala na. Meron, pero alam mo yung katuhan lang. Kulit lang, bilang magbabarkada. Pero magkakasama kami, more on na paano may market yung sarili mo, gato, alalayan. Mature conversations. Yung may mali ka, gawin mo to, bayin mo to. Sitahan ba? Tapos, syempre, yung money, kung paano namin kukubrain. Shit, kung paano namin mas mapapalawak pa yung fan page ng Wilgang. Ganun. Ganun ang mga madalas namin usapan pag magkakasama kami. Wala na yung, pre, si ano, naano ko na si ganito. Babae pa rin, mga bata. Okay. Wala na yung ganun. No. Betterment na yung topics. Di, pero nang ina 20 anyos, nang ina ibang 20 anyos dyan, pasarap-sarap buhay lang. Di, tayo, nag-bak-bak. Nang ina, mukha lang din masarap buhay ng nakita sa stories. Masarap naman, no, pero nakakaraos. Pero nang ina, napapagod din tayo. Di. Ano na lang tuloy? Kumbaga, you're playing a different role na eh. Mm-hmm. Mature roles na rin talaga tuloy. Kumbaga eh. Diba na? Responsibility-wise, no? Mm-hmm. Tsaka hindi na lang talo sa sarili. May responsibility ka sa family. May responsibility ka sa audience pa. Oo. Sa fans mo. Oo. Siyempre, hindi mo rin sila pwede bigyan biguin ng laylay, pre, di ba? Kasi nilalabang ka rin ng mga yan, eh. Oo, gagi. Yung mga fans lang yun na nakakatawa rin yan. Kulang na lang may pagpatahan. Di ba, tol? Dinadamay lahat sa comment, no? May pagtanggol ka lang, no? Pero ako rin naman, minsan nantitrip din ako na, sige, lo, inaano ka ni ganito, lo, inaano. So, pag nagla-live ako, nag-away-away mga gago sa comment section. Pero mahal ko yun lahat. Dahil sa inyo rin. Siguro, tol, ano? Gusto ko lang din itanong, ano tingin mo sa mga kasama mo simula day one? Oh, nabanggit ko na. Ay, nabanggit mo na. Sobrang proud mo sa kanila and all. Pero bukod sa mga artists din, mga barkada, mga tropa, mga pinsanin nyo rin, mga kababata, no, na yung sinasabi mo, proud, naniwala, sila rin talaga, tol, yung naging malaking bagay kung bakit mo pinaniwalaan yung sarili mo. Eh. Kasi naniwala sila, eh, di ba? Anong message mo sa kanila ng lahat, man? Yo. Maraming salamat una sa lahat and saludo sa inyong lahat sa paniniwala nyo sa akin. Tangina, mahirap maniwala kay CKYG. Kasi puro ka bullshit lang siya noon eh. So yung susugal sa'yo ng tiwala, iba yun eh. So yun, maraming salamat sa sugal ng tiwala sa akin. Sa magulang ko, sa friends, sa lahat. Mahal na mahal ko kay lahat. Yun lang. Pow! Solid. Eh. And yung mga tropa na nasa street pa rin, bago na kayo. Change lanes. Oh, daming paraan. Oh, din. Kasi mga raan na rin di ako, medyo na rin di ako sa ibang homie na, si ganito nandito, nakakulong, si ganito, sa tinga. Balita, huwag niyo balita ng ganyan. Parang, tangin na. Pero so far, tinatry nila. Yeah. Kanya-kanya rin. Respect sa inyong lahat. Mm-hmm. Kanya-kanya tayo ng laban. Kanya-kanya tayo pinagdadaanan. Yeah. May mga chances na minsan pinipili nila yung mali. Kasi yun lang yung choice eh. Mm-hmm. Wala silang ibang pwedeng piliin. Totoo. Pero if ever na mangyari na magkaroon ka na ng choice at kaya mo nang gumawa ng tama, please. Gawin mo. Switch lane, yeah. Piliin mo. Okay lang yun. Ganon din naman ako eh. Ayun lang din. Nagkaroon lang din biglaan eh. Nang gago, kaya mo, lakas mo, parang ganun. Mm-hmm. So, bubulong lang din siguro sa sarili na. Lakas mo, kaya mo. Mm-hmm. Hindi ka pang ganyan. Sa situation mo nga, sabi mo, naniniwala si John Paul eh. Yeah. Tapos nawala siya eh. Mm-hmm. Sino maniniwala sa inyo? Mm-hmm. Diba? Nag-start ka ng maniwala na, gawin natin. Mm-hmm. Tingin niya, kaya natin eh. Mm-hmm. Diba? Doon mo inugot yun. And, and it worked. Kumana. Minsan, yung mundo, minsan paparana sa atin or ipaparealize sa atin yung mga bagay sa minsan sa pinakamasakit pa na paraan eh. Mm-hmm. Pero kailangan lang din talaga yung isang wake up moment na magigising ka tapos makikita mo talaga na tangina, kung hindi ko gagawin, sayang ako. Mm-hmm. Yun lang naman ito, eh. Pwede namang masarap kayang nakatambay lang. Maganda mang hinayang ka na habang nandiyan ka pa. Oh, then kaysa mang hinayang ka pag di mo na mababalik yung panahon. Masakit yun.
pinakamasakit na pangyayari sa lahat yung may chance ka na pinili mo pa rin hindi gawin yung dapat. Tapos, na-fuck up ka sa dulo. Ang sakit sa ulo nun, stressful yun, nakaka-depress yun. Chance mo na eh. Yeah. Hindi mo pa binigyan yung sarili mo ng pagkakataon. Oo din. Siguro si Kay, isa sa mga big lesson ko sa episode na to, tol, is you have to believe in yourself. That's the real number one. Kasi sabi mo, ken-ken lang ako eh. Di ba? Tsaka kabulsitan lang dati. Number two, yung mga taong nagsabi sa yung kaya mo, tol, sila yung unang nakakita na kaya mo. I-acknowledge mo yun. Kasi kung hindi mo rin papakinggan, gaya nung sinabi mo si Ghost, di mo pinapansin dati. Di ba? Until magkaroon kayo ng moment together at ma-realize mo, pinakamaganda lang din yung gusto niya para sa akin. Bakit di ako maniniwala? Ngayon, importante, tol, na ipalibot natin yung sarili natin sa mga tao na makakatulong eh. Mas marunong, mas may alam, mas may experience, at lagi kang, gaya rin ang sinabi mo, natuto kang makinig. No? Sobra. So, parang, ngayon ah, kahit sa kaninang tao, kahit bata pa o matanda yan, mas bukal na ako makinig. Oh, oo din. Diba? Sa lahat, tangina sa lahat may lesson. Sa may lahat, masasabi silang may lesson. Mm-hmm. Oh. Sa lahat ng bagay meron. Tangina sa music nga eh. Diba? So sobrang ma-elemento ng music, may mapagtatanto kang bagay pag pinapakinggan mo siya eh. So ganun din sa tao. Kasi tao rin naman yung gumagawa ng music eh. Mismo. Yeah. Tol, last question siguro. Anong masasabi mo sa lahat ng artist, mga mas bata sa'yo, mga sumusubok, mga gustong pumasok sa eksena, yung ligaw? Kasi for sure, nanggaling ka sa situation na hindi mo rin alam kung paano eh. Pero ngayon nandito ka na, kita mo na itong mga nakikita mo ngayon, anong pwede mong i-advise sa mga nagsisimula? Siguro, tibayan mo. Kasi bawat hakbang, bawat akala mo andun ka na, may tutulak at may tutulak sa'yo. Kailangan mo lang din maging handa. Yung fall down, that natural yan. Kailangan mo lang, that alam mo siya labanan. Pag na-shake ka na fuck, baka hindi talaga para sa akin to. Bakit? Mahanap ka ng rason. Pag pinapatigil ka na ng sarili mo, labanan mo sarili mo. Pag, hanggat nakakita ka ng ilaw, ayun lang. Kasi dati, sobrang kagago ko dati, no? Makulit lang. No? Hindi na ako nagkaroon ng tiwala sa sarili ko na mapupunta ako dito eh. Kinangina sa kabila ng lahat na puro kagagawan lang ginawa, wala akong ginawang tama. Tapos biglang ganito. Mahirap. Mahirap maniwala sa sarili sa una. Pero may ilan tao na ipupukpok sa ulo mo na po, kinangina mo, ito ka. Ayun. Tanggapin nyo lang din yung mga tao na yun. Huwag nyo silang i-ignore. Pag nakikita nyo naman pure intention, tanggapin nyo. Bukal. Hindi mo kaya mag-isa yun. Oo, mahirap. Mahina rin load natin kahit pa paano eh. Lalaki tayo pero tangina. Kailangan natin ng tao kasama sa lahat. Okay. Sobrang solid nun. Si CKYG, saan kanila makikita, sa kanila mapapanood? Promote natin lahat ng socials. Pumunta kayo sa YouTube, CKYG. Basic lang, type nyo lang, apat na letter, CKYG. Sa IG, sa Instagram, madalas ako doon. Mas active ako doon. CKYG.bigslime. Sa Facebook page, CKYG rin. Yeah. Spotify, CKYG. Kita-kits tayo sa mga lakad na mangyayari sa akin. At, ingat kayo palagi. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Yeah. Sa mga nanood nito, sana mas naiintindihan natin si CKYG. Yeah. Sobrang thankful ko lang din, tol, na iba yung man up. Iba yung man up eh. Iba yon. Respect doon. And more than anything else, tol,
nire-respect ko yung art mo, kung paano mo siya pinagdaanan bago mo siya nakuha. And excited ako sa mga mas malalaki pang bagay para sa'yo. Maraming salamat, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Every Sunday, paborito niyong podcast. Ako po si DOUGBROCK. Kasama ko si CKYG. Shoutout sa inyong lahat. This is DOUGBROCK Radio. What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.